niya. Ang tawang ito ay hindi lang isang ngayon sa boxing. Hindi ipinanganap talaga siya para maging isang boksingero. Kung hindi ko babaguhin ang pag-iensayo ko, hindi ko siya kakayanin kahit ano pang mangyari. Kailangan magpuntang laban yun. Sigat na sigat na si Hayami sa mga kababaihan, ha. Pagkaratlam ko, sisigat na si Aoki pagkatapos ang laban niya. Excuse me. Tara, uwi na tayo. Ang galing talaga ni Hayami, oh. Oo naman. Ang chikip pa niya. Parang wala na yata gustong manood ng main event ngayong gabi, ha. Eh, ano naman ngayon? Hindi umalis sila. Mas maganda nga yun para makalaban ako ng maayos. Ha? Huh? Pre! Ba't ang tahimik ng tatlo dyan? Pasahin nyo naman ako! Payaso talaga. Sino ba naman ang magsasagang manood ng kanyang laban? Ay nako, wala tong kwentang panoorin. Ayos! Pagkatapos ng kanan, kaliwa! Ang nagwagi! Walang iba kundi si Aoki! Nanalo ko! Nanalo ko! Nanalo ko sa laban! Takamura! Nakita nyo ba yun? Nanalo ko sa laban! Ang galing ko talaga! Ay, naku! Mabuti na lang, mahinayo ko laban niya. Huwag naman po kayong ganyan. Pinaghirapan niya rin yun. Kaya dapat matuwa tayo sa kanya. Panalo ko! Huwis naman! Nandito na ako! Huh? Nakakatawa! Umalis yung mga babae nung lalaban na siya, okay? Ano ka ba? Huwag mo naman banggitin yun! Teka! Sumiyata ba yung nakatalikod na yan? Isa itong himala! Bakit nandito ka? Pasensya na! Bakit ka pala nandito? Nagjajaging ako kaya ako napadaan dito. Nanalo ng champion si Mr. Takamura sa kanyang laban, hindi ba? Kaya binabati ko siya. Mukhang na mismo talaga si Miyata, bata. Dati pinagdududahan kita, pero ngayon napatunayan ko na isa kang lalakwe. Ikaw talaga, Mr. Takamura, lagi mo nalang binibiro, di ba? Huwag mo sabihin pati ikaw eh. Huwag ka magbibiro ng ganyan. Bakit parang lumalayo kayo sa akin, ha? Baka mahawa kami! Bakit ba kayo tumatakbo? Inuwa ko sa inyo! Lumapit niya kayo! Diyo ko sa luwan! Ano naman kayo? Lago niyo! Huwag mo kami pansinin. Nagbibiruan lang kami. Alam mo pa yan si Ipo. Halos magpakamatay na yan. Matupad lang ang pangako niya sa'yo. Kaya kahit paano, isa na lang ang dapat niya lapasan. Sumusabra niya talaga kayo! Isa na lang, okay na. Pero para sa akin, malaking problema yung isang yun. Si Hayami, di ba? Ang specialty niya ay walang humpay na suntok. Ang shotgun na to. Parang hindi ko kakayanin ang ataking ginagawa niya. Kung ako makakalaban niya, gagamitan ko siya ng counter attack. Kamao sa kamao. Malakas pa rin ang tiwala niya sa sarili. Hindi ko pa rin yung kayang tapatan. Kulang pa ako sa tiwala. Siguradong tatalunin ko yun. Yun ang gusto kong marinig na sasabihin mo, Makunochi. Pero... Kailangan mong manalo. Tuparin mong pangako mo. Hihintayin kita sa finals. Kiyata! Hindi pa alam. Alis na ako. Aga Bureau of Media Sensor. Sikat na sikat talaga siya. Gusto na, Hayami. Mabuti, ikaw. Napadala ako dito dahil gusto ko sana hingin ang opinion mo. Yun ay kung pwede kang maistorbo. Ba't ba lagi ka nalang pabigla-bigla kang dumating? Anong balita? Anong masasabi mo dun sa videotape na binigay ko? Ay, yung tape ba ni Makunochi ang sinasabi mo? Ang totoo niyan, Mr. Fuji. Napanood ko yung huli niya laban.
Medyo maayos naman. Kayong laban ng Hikobashi. Anong masasabi mo doon? Masasabi ko lang na wala na ako ng gana. Tama ka dyan. Alam mo kasi doon sa lahat ng laban niya, yun na yata ang pinakapangit ng performance. Pero sa laban niya kay Jason Ozuma, magandang pinakita niya, hindi ba? Parehas lang. Tulad ng huling laban, masyado rin matagal bago natapos ang laban nila ni Ozuma. Kaya ayaw ko na rin panoorin yung iba. Mukhang magiging madali para sa akin ang finals dito. Talaga? Alalahanin mo, Hayami, hindi mo pwedeng maliitin ang kamaon ni Mkunochi. Baka siya ang maging pinakamagaling sa tournament na to. Kapag tinamahan ka ng suntok niya, baka mahirapan ka nang makatayo. Oo, malakas nga siya sumuntok. Kaya lang, makakaya kaya niyang ako'y patamaan. Hayami! Oras na para mag-insayo! Paano? Mag-insayo na ako? Una na ako sa'yo! Salamat! Hindi pa rin siya nagpapabaya. Kung ibang boksingero ng Totsumika, laki hindi magiging sa akin ng ganito. Ang hen yung boksingero na hindi pa natatalo, kailangan namin ikutin ng bata kung gusto talaga namin manalo sa labang ito. Wala talaga. Malabo. Hindi ako makakita ng chance para manalo sa kanya. Kung ako makakalaban niya, gagamitan ko siya ng counterattack. Kamao sa kamao. Ito! Huh? Halika! Tingnan mo itong right straight punch ko! Ano ka ba? Hindi ka dapat umiwas! Ano ka ba? Hindi naman ako sandbag para hindi umiwas. Sumasagot ka pa kung gusto mo mag-counterattack ka! Ikaw talaga! Bakit hindi mo ako sinabihan? Sa boxing, hindi sasabihin ko susutukin ka, no? Hindi kita kinakausap! Kung alam ko, ay sana hindi ako tinamaan ng umag na yan! Pwede siguro. Ha? Ano ka mo? Ano? Gusto mong matutunan ang counter-attack? Opo, turo niyo sa akin! Hindi mo kaya yon bata! Mahirap na teknik yon! Kahit alam kong may parating na suntok, hindi ko pa rin mapigilan. Ano ka mo, bata? Kabisado ko na, dahil yung lagi ang ginagamit niya. Yung pamatay niyang uppercut sa mga inside fighter. Kapag lumapit ako sa kanya at pumasok sa loob, sigurado hindi ko na mapipigilan yun. Gusto mong matutunan kung paano ika-counterattack yun? Ah, opo. Ano pong gagawin ko? Malaki ang kaiba ng training na ito kumpara sa training mo kay Osma. Talaga bang handa ka na? Tanggap ko ng marami pa akong dapat pagdaanan. Talagang hindi ka marunong sumuko. Kung ganun, dapat mo nang ihanda ang sarili mo at pumunta ka na dun sa ring. Opo! Baka naman gusto mong tulungan kita sa problema mo, bata. Narinig ko kasi yung pinag-uusapan nyo dyan. Bubusugin kita na uppercut ko. Bahala ka kung paano mo ika-counter, ha? Teka muna, sandali lang, Mr. Aoki. Hindi ka pa masyado nakaka-recover din sa huling laban mo. Huwag ka magalala. Mas na batatalunin mo si Hayami. Handa ko itaya, pati bubuhay ko. Hindi na talaga mawawala ang pagiging payaso niya. Ha? May binubulong ka ba dyan? Wala po. Hindi ako magiging mabait sa'yo. Kaya dapat galingan mo. Opo. Aba, ito pang gagamitin mong pang-counter sa uppercut. Kailangan mong mahuli ang timing para hindi ka magkamali sa gagawin mo. Opo. Huwag kang basta papasok. Tinang mo mabuti. Opo. Ano ba nangyayari sa'yo? Parang wala ka pa rin pagbabago hanggang ngayon. Huh? Anong problema? Wala. Hindi ko lang makita ang atake nyo. Mas magiging madali para sa akin kung hindi ko suot-suot yan. Pero delikado pag kinamahan ka, bata. Huwag na tayo magsayin ng oras. Basta huwag mo ko sisisihin, ha? Opo, walang problema. Okay, sumun! Okay!
Ayan, natigas kasi ng ulo mo eh. Meron na bang bagong magandang balita? Ito. Aba, tungkol ba yan sa mga bagong busingero? Wow! Si Miyat at si Hayami. At sa bagay, hindi may tatanggi yan. Oh, bakit pala si Ipo? Si Ipo? Ito! Napakaliit, parang ID picture. Sabi ni Pudin, susumay pa yan si Ipo, pero ganito na naman pala ang kalalabasan ito. Hindi, baka namang ginagawa niyang lahat para kay Ipo. Pero alam mo naman ang mga kumpanya ng magasin. Oo, siguro nga, tama ka. Naititiyaw ko naman siya dahil baguhan lang si Ipo. Kaya dapat galingan niya. Habang lumalakad na panahon, nakikita kong pagaling na pagaling si Miyata. Maganda ang ginagawa niya pag-iinsay sa sarili niya. Nawawang si Ipo. Napakahusay ng mga bakit yung makakalaban niya. Teka muna, huwag ko na sana husgahan yung bata. Alam niyo sa pakiramdam ko, meron naman siya ibubuga at mananalo pa siya. Talaga? Ipustahan na tayo. Sige, 1,000 ang pupusta ko kay Hayami. Ako naman, 5,000 ang ipupusta ko kay Miyata. Ano, ikaw ako kay. Magkano pusta mo kay Ipo? Ha? Oo nga, mahusay yung dalawa. Pero malay mo, magkaroon ng milagro. Ah, alam niyo naman ako, walang hilig sa sugal. Ano ginagawa mo dyan? Magpupusta tayo, di ba? Isusulat ko, baka makalimutan ko eh. Yeah. Ano, magkano ipupusta mo dun sa bata mo? Yeah. Ano? Magkano ba ipupusta mo? Pwede bang magpalit na lang tayo? Doon ako kay Miyata. Sorry! Hindi na po available si Miyata. Huwag ka bang kalala. Bahalay mo. Magkano na nilag mo. Kanalo si Ipo. Oh! Ako po! Good evening! Oh, napag-alaw kayo. Kumusta po? Nanay, nandiyan po ba si Ipo? Oo, kaya lang parang medyo masama ang kanyang pakiramdam eh. Salamat po. Sisilipin na ho namin. Kayo? Sira ka talaga, no? Nagtagal ka sa shower pagkatapos mag-training, no? Talagang sasama yung pakiramdam mo. Masyado kasing mainit. Ikaw talagang bata ka. Teka. Tama-tama ang dating nyo dito. Hmm? Nung mag-break tayo, naisip ko ang timing para sa counter-attack. Isa, okay, doon tayo. Teka muna, sandali lang. Susubukan natin ngayon. Masama pakiramdam mo. Wala po kayong dapat alalahanin. Kaya ko naman eh. Bukas na lang natin gawin yan. Kailangan ko manalo sa laban. Kaya hindi tayo dapat nag-aaksay ng panahon. Sa tingin ko, hindi na kailangan ng mula para sa matang yan. Sa nakikita ko, meron siya sa... Western Japan Rookie Tournament at ang inaabangan ng Featherweight Division. Ayos. Semifinals pa lang, meron na silang announcer kagad. Dati wala. Siyempre, sikat na sikat pa siyang si Hayami. Kaya hindi yan palalampas ng TV companies. Kapag manalo si Ipo, sigurado ako tatahimik sila. Kailangan niya manalo. Araw-araw siya nag-iinsayo. At tingnan niyo yung ginawa niya sa mukha ko. Kung natalo siya, lagot siya sa akin. Aba, dapat manalo yung bata mo. Hindi, malaki yung babayaran mo. Talaga. Alam po muna natin ang mga manlalaro. Sa red corner, si Ryuchi Hayami.
Nanalo siya ng 3 consecutive years sa Japan Inter High School Boxing Competition bago siya naging professional. Ang kanyang record bilang pro ay 4 na panalo, lahat knockout. Bago pa magsimula ang laban, sinabi niya nang tataluin niya ang kanyang makakatunggali sa pamamagitan ng knockout man mula Delikado ang kalaban niya ngayon. Wala, tama lang kasi sigaw. Sa blue corner naman, si Ipo Makunochi. Parehong professional record. 4 na panalo, lahat knockout. Parehong malakas ang kaliwa at kanang kamao. Ma'am, mukhang may bubukian ah. Sige pare, outboxer yan. Mag-isang pinalaki si Ipo ng kanyang ina. Ngayon nagsisikap sa ipagpatuloy ang boxing habang siya'y nag-aaral sa high school. Dati raw siyang inaapi sa school. Nagbago ang buhay niya ng dahil sa boxing. Wow! Mauwi ka na lang! Mayroon magsirin ka ng pagkari ko! Ibigin ko. Nasaan ko sa asang sa akin? Hindi! Kaya mo lang makinusi! Yung pagkik lang yung pinabay niyan! Huwag mo silang pakitinggan. Basta lumaban ka! Opo, alam ko yun. Huwag kayong magkalala. Kailang sigurado kayo kaya buti bago mapabagsak ni Hayami yung kanyang kalaban. Isa yung henyo, kaya sigurado ko hindi magtatagal. Tumbak agad yan. Lahat sila pinag-uusapan ko paano yung tatapusin yung laban. Ang sabagay. Pero hindi mo pwedeng basa na lang maliitin si Makunochi. Ano kayo nangyari sa mukha niya at ang daming galis? Makinig ka, bata. Kapag binigyan mo si Hayami ng pagkakataon, sinisiguro ko sa'yo susunod-sunurin ka niya. Tandaan mo, isang beses lang darating sa'yo ang magandang pagkakataon. Apo! Records out! Ano ka ba naman? Napakabagal mo. Kung kaharap mo si Mashiba, mahuhuli ka ng flicker job niya. Ibilisan ko po. Huh? Ano problema? Wala. Sigurado nagsisimula na. Kailangan mo na ano? Isang beses lang darating ang pagkakataon. Kailangan mag-ingat. Mag-ingat! Mayroon din ang masako! Kailangan mo mati! Yung mga kaibigan, sa middle range na sila nagtatagutan, parehong silang palabag! Kaya mo yan, Takunotse! Pagaling! Alam ko na ng ating pag-aing sa'yo! Alam ko, kaya mo yan, bata! Ganyan dito ang mga kilaw niya, bago tumugod! Ibigit na! Ayan na! Sinamit ng soft gun attack! Ano na ka lang sa'yo ng mga kusot! Pag-alabi ako sa lakang dito ngayon! Ganyan nga! Ako na siya! Ano na? Hindi ako tatatala ng susit niya! Ikaw ang ginisigit mo ba tayo lahat? Kahit ano nangyari, kailangan ko ilapin ang sarili ko sa kanya! Kapag sinamaan ka ng pagkakalap itong laban, matatapos ang ugunay ng baksinira. Siya, sinakamala ka sa lahat ng kalaban ko. Ayos ko. Ano? Hindi ko ako yung mata. Lalo ko nakatapos nito! Ano? Tingnan nyo! Sige, pagsamahin na yung bata. Sige, ito! Sugod! Kasi hato na kayo sa laban! Pagkang magpakita ng kahinan! Nakakasok ako. Paano sila apat? Ito, kailangan bantayin po ang kaliwa niya. Ano niya gagawin ko niya? Yan! Pinapasok niya lang ako. Gusto mo nang malapitan? Pagbibigyan ko.
pwede umatras. Kailangan ko makapasok sa loob. Tugod! Kahit lahat mong lagay mo sa laban, huwag kang magpapakita ng kainan! Tigilan mo ka nga atras! Nagkakapasok ako, babalik siya ng uppercut. Nakataon lang. Kailangan bantay ko ang kaliwa niya. Kailan mo ba sa dito? Kailan? Pinapasok niya lang ako. Gusto mo pala na malapitan, ha? Pagbibigyan kita. Pinapasok niya lang ako sa loob. Aba, ano ito? Parang lalaban si Hayami ng malapitan. Ito kaya ang panibago niyang strategy? Kapag sinunod mo ang gusto ng kalaban mo at tinalo mo pa rin siya, angat na angat ka sa kanya. Bakit hindi niya ginamit ang uppercut niya? Ano pang iniintay mo dyan, bata? Sige, sugod! Samantalin mo ng pagkakataon! Tama! Sa ganitong distansya, hindi niya magagamit ang shotgun attack. Meron pa ako pag-asa! Bakit bigyan lalaban yata ng malapitan yan? Pinagmamalaki niya lang na magaling siya. Gusto niya ipakita na kahit magaling sa malapitan si Ipo, kaya pa rin niya itong talunin. Walang kasing hambog ang Hayami niyan! Bakit kahit malapit na ako, kaya niya pa rin iwasan? Ano ba nangyayari sa'yo? Walang point ang mga suntok mo. Teka down! Teka, hindi mo parang nadula si Ipo? Hindi tama ang tawag ng referee. Bago siya bumagsak, tinamaan mo nasa ng kanan ni Hayami. Juan! Malapit ang laban na nga, hindi pa rin siya makaisa. Oh! Nadulas na si Ipo bago pa siya tinamaan ang hambog na yun eh. 3, 4, 5. Wala talaga. Akala ko pag malapitan, pwede na. Hindi pa rin pala talaga uubra. Kaya pala hindi niya ginagamit ang uppercut. Hindi na mo pala talaga kailangan. O ano? Anong pakiramdam kung pinala mo laban sa paraang gusto mo? Tapos tatalunin ka rin naman pala ng kalaban mo. At paano kung doon ka lang magaling? Hindi ka talaga pwede. Lalo lang tuloy akong sisikat nito eh. Tumayo ka dyan, Ipo! Kanina ka pa minamalit yung mayabang na yan! Ano na lang ang silbi nung halos mamatay na tayo sa pagtitraining? Lumabag ka! Anong gusto niyong gawin ko? Pilitin ko? Hindi nga ako uubra. Kahit naman sino, hindi naniniwala. Aabot ako dito. Tandaan mo, dapat ikaw maging champion. Para masabi namin yung tumali sa amin, isang champion. Tama. Hindi ako pwedeng matalo. Pati yung mga nakalaban ko madadamay sa kahihiyan ko. Ito pa rin yung pangako mo. Ihintayin kita sa finals. Hindi pwedeng ganito. 7! Hindi ako matatalo. Hindi pwedeng! 8! Oh! Okay! Nakatayo na po si Makunochi. Sa bilang na 8, nagawa pa niyang tumayo. Okay. Gusto mo ba? Sige, pabibigyan ulit kita. Malapitan ulit ang magiging laban natin. Pero sana ngayon, ganahan naman ako. Hindi ako susuko. Kahit anong mangyari! Fight! Tuloy ang laban! At napahinto sila sa gitna ng ring! Magbabakbahan na naman ang dalawa! Okay lang! Hindi ako magpapatalo! Hindi ako mapayas! Ah!
Nakita niyo ba yun? Napatras si Sir Yami? Kahit isang suntok, hindi niya tinamaan. Ano kayo nangyari sa kanya? Sisimula na umedit ang bata natin. Napatras si Yami dahil sa tibay nitong sumpo. Bigla siya napatras. Ibig sabihin, ayaw niya nang lumaban ng malapitan. Hindi pa naman siya tinamaan, pero napatras pa rin siya. Alam ko na, kailangan ko siyang dikitan ng dikitan! Huwag kang magkakamali. Umiwas lang ako sa kanina. Akala mo natakot mo ako? Ganyan lang, Ayami! Samalayan mo tapos niya laban ito! Ipagpatuloy ba yan? Nandutuloy lang sa suntok mo, kaya pilit na lumalayo! Kayang-kaya mo yung talunan! Nagbibiro ka ba? Inaalagaan ko lang ang reputasyon ko. O yata ang tinapuloy ang pambato ng bansa. Hindi ko hahayaan matsamban ako nito, no? Magandang 1-2 combination yun ah! Lamang talaga siya sa ganitong distansya! Kailangan lumapit! Hindi ko siya maabutan! Masyado siyang mabilis! Marami ka pang kakainig bigas, bata. Ibang klase talaga siya kumilos kapag malayo na ang laban! I love you, Hayami! Huh? Talunin ko na lang mag yan! Wala namang pinagpag sa'yo yan eh! Tumahimik ang pangit ka! Wala ka namang alam sa boxing eh! Huwag ka magsasalita dyan! Tama na yan. Huwag mo lang pansinin niya mga yan. Ah, akala niya kasi siyang sinabihan ng mga babae. Hmm, maliba sa babae pinagbibigyan niyo. Kung ako, naku! Ayami, my love! Nakasalpa ko! Naku, clean na yan ah! Pati ba naman yung itsurang yan? Hindi niya lang pinapalampas! Huwag yung lalaitin niyang crush ko ah! Ano ba pakialam mo? Bakit? Shota mo ba yung mukhang bisugo na yun? Ah, pwede. Abunin kita! Kailangan dikitan! Dikitan! Atunin! Tulog ka, naiinis na ako. Ayos! Nabitin ko na siya! Aba, ayos! Mukhang wala nang aatras sa si Hayami ngayon! Yan ang tinuro ko yung hipo sa training camp natin! Nakakahabol na siya! Makita niyo, gumagana ng footwork niya! Sa wakas, na-corner na rin kita! Ha? Sige, sumugod ka. Ipatitikim ko sa iyong pamao ko. Wala na siyang pupuntahan. Yun na lang magagawa niya. Siguradong gagamitin niya na ang left uppercut! Sabay sila nagkatamaan! Tumama ang apel ka ni Hayami at tumama rin ang right hook ni Nakanochi! Solid ang tama ng suntok sa kanya! Bakit ganun? Parang baliwala! Nakulagot! Lumaplis lang yata! Alam na tuloy ni Hayami binabalak ng ipo! Sigurado ko hindi mo nagagamitin ni Hayami ang left uppercut niya! Tingnan niyo yung nangyari sa buha ko para lang sa counter-attack na yun. Paano nangyari yun? Ang lakas ng suntok ko. Pero hindi man lang niya ininda. Wala na akong pag-asa. Ah, dapat na tayo tayo dyan! Huwag na kayo magkahayaan! Ano ba kayo? Sayang yung binayad namin ah! Ano lang gagawin ko? Bata! Huwag ka lang tumayo dyan! Tingnan mo, nakasandal lang sa salubid! Ano pang hinihintay mo dyan? Huwag mo sayangin ang pagkakataon! Sugurin mo na siya!
Sige, bahala na. Nanlalampunta ang tuhod dyan! Inimda niya yung suntok mo kanina! Oo nga. Mukhang nasaktan siya sa counter-attack ko. Ayos! Ayawi! Umayos kayo dyan at kumalaw ka! Huwag ka na magpapataba uli kay Makanochi! Hindi na siya tumatakbo, pero nailagan pa rin niya ang mga suntok ko. Sanay na siyang gumamit ng ropes para umilang ko. Sa dami ng karanasan na nung siya'y amat yung talama, kabisado na niya kung anong dapat kanin sa kahit anong sitwasyon. Ako po! Ausap ka na ba? Kaya nawala na yung kagkakakon ng mga bata. Dapat kaya sa'yo na yung laban na yung nakikita na makarefero sa Yami. Ang problemahan na lang na itong kano makakapasok sa Shotgun Attack. Ano? Baka nakakalimutan mo na itong Shotgun ko. Hanggat nandito ito, hindi mo ko maaisahan. Mukhang hindi na makasugun itong si Makunochi. Hindi niya alam kung paano makakapasok sa Shotgun Attack ni Hayami. Ayan na! Ano kayang mangyayari? Ayan! Sige Hayami! Tapos pa rin mo na itong pagyak! Ayos na Hayami! Sandali na lang yan! Hindi pa rin makalapit si Makunochi! Puro tama lang ang inaabot niya! Hindi ka talaga mo rin ang sumuko eh. Sobrang bilis talaga ang kamay niya! Atras! Ibo! Delikado ka dyan! Nabilis pa siyang sumuntok. Pero wala nang lakas. Nanghihina na siya. Hindi na ako dapat kabahan. Hindi dapat sa ugang ilan. Konti lang. Para makapasok. Si Makunochi naman ngayon ay papamalas ang kanyang galing sa pag-ilag. Sana'y mintis at unti-unti na nakakalasa si Makunochi. Hindi maaari. Imposible. Mahusay ang ginagawa mo, bata. Nakikita mo ng mga suntok ni Hayami. Hayami, balita namin na susunod mo na ng mga kalaban ay ang pinakamalakas sumuntok sa tournament na ito. May naisip ko naman strategy. Kung mahusi siguro mga kalaban ko, baka pagplanuhan ko kung anong dapat kong gawin. Huh? Ibig mo sabihin hindi magaling si Makunochi? Hindi naman sa ganun. Basta ako, kahit sino pa ang kalaban ko, hindi ako magpapabaya. Ibig sabihin matinding pag-ensayo pa rin ang ginagawa mo ngayon? Oo naman. Ang shotgun. Ito ang alas ko. Habang nasa akin to, walang tatalo sa akin. Wala. Walang sino man ang pwedeng tumalo sa akin. Tinamaan siya! Tinamaan si Hayami, mga kaibigan! Ah! Ano nangyari yan? Nalusko mo ang shotgun ko. Sinira niya ang shotgun ko. Ah! Hindi ako papayag. Kailangan talunan ko siya. Magkakatamon ko na! Kailangan sumugod! Kailangan manalo! Tapusin mo ng laban, Ipo! Bukas na ang depensa niya! I-apersat mo na! Kaya kong tisin yan! Hayami! Tumistay siya ka sa kanya! Nasasaktan siya, Ipo! Ituloy mo lang ang pagsuntok! Ituloy mo! Babawi naman si Hayami! Sinusunod na kombinasyon para makontrol niyang muli ang laban! Hindi ako suko! Si Makunochi naman! Hindi na ibibigay ang laban! Tumama ang kanan ni Makunochi! Kaya mananalo! Kahit anong mangyari, hindi ako magpapatalo sa'yo! Umarangkada si Hayami! Tinamaan si Makunochi! Ito na ang katapusan mo! Yeah!
Knockdown! Bumagsak si Ayami! Down! Tama na, Makunochi! Pumunta ka muna sa neutral corner! Ano to? Sumisenyos na ang referee! Hindi na itutuloy ang laban! Pinatitigil na ang laban! Mga kaibigan! Ang aakyat sa finals ng Eastern Japan Rookie Tournament ay si Ippo Makunouchi! Wala lang ako. Ako? Panalo mo! Nanalo si Ippo! Umabot siya sa finals! Nanalong bata natin, pre! Yehey! Ang galing mo, bata! Ikaw ang nanalo sa laban, Ippo! Mr. Yagi! Manong! Nanalo po tayo! Oo, oh, bata! Mahusay ka na! Pakagaling ang ginawa mo! Ippo! Eh? Nanalo ko! Oo, oh, galing mo! Tindi na ina ako, bata! Huh? O ano masasabi niyo ngayon? Sa palagay ko, ngayon lang nakita ng mga babaeng ito na natalo si Ayami. Mahihirapan silang tanggapin niyan. Sinagkakaguluhan pa naman siya ng lahat. Kahit sa siguradong hindi niya rin ito basta-basta matatanggap. Ha? Oo. Oh. Kung sa bagay, pero kung titignan mo siya ngayon, parang nakakaawa din nga siya. Ayami! Ayami! Ayami, rinig mo ba ako? Ayami! Pagkaling mo, Ippo! Okay, turo ko sa'yo, ano? Turo ko rin yung iba doon, sa training camp! Ba't hindi na tamumusuntok? Ha? Huh? Pero ganun talaga. Okay lang yun. Kitang-kita ng lahat na lamang ka sa kanya. Basta mahalaga. Hindi masayang ang pagkatalo mo. Natalo ko? Ngayon lang nangyari ito. Kahit sining tao nandito rito, hindi makapaniwala sa nangyari. Totoo nga. Ha? Natalo nga ako sa labang ito. Huwag niyo masyadong poproblemahin yun. Kahit sino naman sikat na boksingero, natatalo din, hindi ba? Patuloy na lang nila Muhammad Ali at Sugar Ray Leonard. Natatalo rin sila sa laban. Basta pangako sa susunod ng laban. Siseryosohin ko na talaga. Mapapasama sa kasaysayan ng laban ni Ryuchi Hayami. Tama ba? Eh, ikaw talagang bata ka. Ano ba yan? Natalo na, sikat pa rin! Kung titingnan mo, akala mo, siya pa rin ang nanalo sa laban. Oh, ano nangyari rin po ngayon? Binakanda pa naman ako special issue para sa kanya. Hindi nangyayari. Wala. Sabagay, si Sobrang Sigat yan, lumalaki ang ulo. Oo, naging pabayasa. Oo, naging pabayasa kaya mo sa laban. Pero, hindi yun dahilan kung bakit siya natalo. Hindi, magklase talagang determinasyon itong si Makunouchi. Hindi siya basta magpapatalo. Susunod naman ang laban ni Miyata at Mashiba. Siguradong maganda rin to. Kaya nanalo ito si Ippo sa laban eh dahil sa itinuro kong counterpunch. Ang husay ko talaga magturo, hindi ba? Ano ka? Hindi mo ba nakitang hindi siya maiwan ni Hayami? Dahil yun sa tinuro ko sa training camp. Hindi, dahil sa tinuro ko! Sa tinuro ko! Tama ganyan, lahat tayo nakatulog. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Tama po yun, kaya ako nanalo sa labang ito. Ay dahil sa mga itinuro nyo. Ang work ni Mura, ang timing ni Misao, isa counterpunch. Ang depensa ni Manong at kung ano-ano pa. At kay Mr. Takamura. Ano nga ba kay Mr. Takamura? Wala yata. Oh, ito talaga, wala kang utang na loob. Dami ko na dito na po. Wala siya nakatulong sa akin.
Patalo. Itupad ko ang aking pangako kay Miata. Umabot ako sa final! Bumagsak si Hayami! Ano to? Kumisenyas na ang referee! Hindi natutuloy ang laban! Ang panalo, si Ito Makunachi! Panalo? Ako? Panalo ako! Ha? Umaga na. Hindi pa rin ako makapaniwala. Natalo ko si Hayami. Ako nanalo sa kanya. Kaya ako ngayon ang akit sa finals. Huh? Ipo, may nasikaso lang ako. Bahala ka na muna kung anong kakainin mong pang-almusal. Gaya ng sinabi ni Mr. Kamugawa, ipahinga mo muna buong araw yung katawan mo. Kung sa bagay, matagal-tagal na rin ako walang pahinga. Ang dami ko na rin nararamdamang kirot kung saan-saan. Nagpatong-patong na rin kasi yung mga bugbog sa katawan ko. Ayos rin to. Makatulog pa nga hanggang mamaya. Paano ko natalo silang lahat? Si Ozuma. Si Kubashi. Pati si Hayami. Paano naman ako makakatulog ng ganyan? Hindi ako mapakali ng ganitong walang ginagawa. Makapag-jogging nga para makapag-relax. Ang tigas talaga ng ulo niya. Sinabi ako na magpahinga na lang ngayon. Hoy, tagda! Ano pang pinupulog-pulog mo dyan? Halika na, bilisan mo dyan! Matigla ka nagpapatalin dyan! Eh, kanina ka pa ka nagkareklamo! May payak-iyak ka pa! Bago ko na malayan, nabuo ko na yung parati kong ginagawang roadwork. Parang hinahanap na ng katawan ko. Kahit paano, nakakaingan na ako ng malalim. Pero kailangan mailayo ko isip ko sa boxing. Andun siya. Bahala na. Baka mahuli na naman ako ng gorilla. Alaskan na naman ako ng todo nun. Tuloy po kayo. Ang ganda talaga niya. Nay! Nakatingin siya dito. Nakatingin pa rin. Ba't kaya?
Anong gagawin ko? Hayaan mo, lumabas na lang. Nakapili na rin ako ng bibilin. Kailangan bayaran ko sa kanya. Ito po. Diba? Medyo nagbo-boxing kasi ako, kaya ano? Sabi ko na nga ba eh. Naisip ko lang na nagbo-boxing ka nga. Madalas ka kasi may plaster sa mukha pag nakikita-kita. Oo nga pala, ano? Nag-enjoy ka ba? Yung pagbo-boxing mo, nag-enjoy ka ba doon? Parang masakit sa buong katawan. Pero oo, nag-enjoy nga ako. Oo. Siguro nga, no, kaya ka nagbo-boxing kasi nag-enjoy ka din. Ang mukha kasing mahirap yung ginagawa mo. Good luck na lang, ah! Salamat! Good luck na lang, ah! Sobrang ganda niya talaga, ah! Kaya lang, mukhang fan na siya ni Miyata. Pero sandali, nung nanood naman siya ng laban ni Miyata, parang malungkot naman siya, eh. Nanalo naman si Miyata. Baka hindi si Miyata ang gusto niya. Ibig sabihin, baka may pag-asa pa ako. Paano kung laban ko naman ang panoorin niya? Dapat magpakitang gilas ako. Dapat hindi ako kayaya sa kanya. Nauna lang ako sa kanyang makakyat sa finals. Pero siguradong akyat rin yun kasi hindi papayag yun na mapahiya siya. Dadaan ako sa gym pagkatapos nito. Pasensya na at nahuli kami. Hey, Masiba! Hey! Ichiro Miyata, 125 pounds. Pasok sa limit. Rio Masiba, 125.5 pounds. Pasok rin sa limit. Sige, tayo. Mauna na ako. Ha? Huh? Sandali lang. Bakit hindi ka muna bumati sa kalaban mo? Huwag kang ganyan, anak. Sige. Nakakatuwa naman kayo mag-ama talaga. Sa bagay, okay rin kung merong iiyakan pag natalo ka. Magkakaintindihan ko niyang ama mo. Pareho kayong talunan. Huwag kang magmadali. Tapos pa tayo. Hanet, punong-puno talaga. Ano, Ipo? Ano pakiramdam mo? Grabe, nakakakaba. Parang nalaban din ako. Kung mananalo dito, makakalaban mo. Eh, kahapon pala, nagkakainitan na eh. Ganun po ba? Andito rin siya. Sabi na nga ba eh, paan siya niniyata? Andiyan ako! Ayun ko yung yelo. Andiyan na po, sir. Nandiyan na. Ready na. Ba't na nalamig ang katawan mo? Hindi ka ba nag-warm up? Nag-warm up po. Kung sa bagay, matindi ka laban niya si Mashiba. Malamang kinakabahan ka rin. Oo naman. Mas kinakabahan nga ako ngayon kesa sa ibang mga laban ko. Pero hindi dahil diyan kay Mashiba. No? Hindi pa rin kasi mawala sa isip ko yung isa. Akong pumilit sa kanya na dapat umabot siya sa finals. Tapos gagawin niya ng paraan para matupad yun. Ibang klase talaga siya. Ako lamang ngayon ang dapat tumupad sa kasunduan namin. Ready, ready na! Kasing pansinin yung isang yun. Ha? Lalaban ba talaga yan? Eh, kanina pa nakakalilang dyan yan. Parang may masamang binabalak na rin yan. Anong ginagawa mo? Parang kinakabahan ko ngayon. Ano ba problema? Wala.
May pinag-iisipan lang ako sa sandaling ito. Iniisip ko lang kung gano'ng kasarap pag kinain ko ng buhay ang buhok na yun. Magsisimula na ang Featherweight Division Semifinal Match ng Eastern Japan Rookie Tournament. Sa red corner, mula sa Kawahara Gym, may timbang na 125 pounds, Ichiro Miyata! Dito naman sa blue corner, mula sa Toho Gym, may timbang na 125 and a half pounds, Yo Mashima! Ayan, mag-uumpisa na rin. Huwag ka masyado mainip. Pakinggan mo, lahat tumahimik na bigla. Naghihintay na lang na mag-umpisa. Oo nga. Labanan kasi to ng dalawang napakahusay na solid puncher. Solid puncher? Yung tipo mo na nakakapagtumba ng kalaban sa bigat ng suntok, ang tawag doon hard puncher. Yun naman na hinuhuli yung galaw ng kalaban tapos mabanat pa nagkaroon ng opening solid puncher. Yung dalawang yan, sandali lang na magkamali yung kalaban nila, makakatanggap na ng solid na suntok. Laging hantang bumira. Kahit isang saglit lang yung pagkakamali ng kalaban. Isang saglit lang? Ano ba sa palagay niyo mangyayari sa laban na to? Siyempre naman ho, gusto ko manalo yung si Miyata. Tingin ko, mananalo siya talaga. Tatayari na mo kay Miyata rito. Alas pantay man sila, lamang pa rin ng konti si Miyata sa speed, technique at sa iba pang bagay. Pero hindi ito magiging madali. Si Masiba kasi, lamang naman sa tangkat. Malaking problema niya yung haba ng reach ni Masiba. Pag inumpisa niya yung mga flicker jam, kapan ka siya? Problema yung agot nila sa height. 5'8 lang si Miyata, 5'10 naman si Masiba. Saka mas mahaba ng 4 inches ang reach ni Masiba. Ang laking advantage nun. Tignan natin kung kaya rin ang bilis ni Miyata yung advantage sa kanya ni Masiba. Magandang laban to. Hindi pwedeng palang kasi. Miyata. Nag-umpisa na ang laban. Mukhang nagtatantsahan at nagsusukatan lang muna sila. Sino kaya sa kanila ang unang bibira? Unti-unti na sila papalapit na papalapit sa isa't isa. Pinakawalaan ni Miyata. Ngunit mukhang walang naging epekto to. Ano ang tayo sila? Pero medyo namang lang si Miyata. Mukhang talagang lalo pa dyan, de-develop yung bilis niya. Walang makakita pa lang si Masiba para mahuli niya si Miyata. Ang galing talaga ng footwork niya. Pero hindi ko alam kung paano niya nailagay yung mga nakakatakot na suntok ni Masiba nang parang ganun lang. Wala naman talagang duda na lamang rin sa putak ng si Miyata. Pero ang lupit ng concentration niya para ma-timing niya yung mga counter niya. Habang ginagamit niya yung mga kamay niya pang depensa, ang gagawa pa rin niya makasuntok. Kahit yan si Masiba, mukhang hindi na naubra sa kanya. Pero sa ugali ng Masiba na yan, wala siyang pake kung paano siya nilalabanan ng kalaban niya. Makakalit ko sa kalaban yung ganung galaw niya. Tapos bigla siyang bigla. Ang galing! Pipiilan ka! Oo! Alipan yung tama ng sabi na siya! Pagkakit ka rin! Malayo na siya! Mabilis at malayo na abot na jump. Napaisip na siguro siya. Yata naman yan ang hirap ang dumipensa. Ang
layo na naman masyado, hindi naman naging poser ko, no? Pero hindi mo dapat yung susunod mo. Alam ko na kung gaano kalayo ang abot sa kamay. Ang style din ang proforma niya. Pagkana niyo nakauma, sound po pa. Inaasar ako ha. Sundan ka? Neutral corner! Ang ganda! Sukat na, no? Hindi ko nakita yun, ah! Anong suntok lang? Hag! Ah! Uy! Tinapos na yata sa Miyato yung laban, ah! Hey! Ulit ako rin, ah! Hindi ginamit talaga ni Miyato yung Hitman's Club para din sa Soldier Block. Sa kanuisip na niya agad kung saan niya patatamaan yung counter niya. Dahil sa haba ng kabulo na siya, may iiwan yung bukas yung ilalim niya. Pero kahit naisip yun, hindi mo basta magagawa lang yun. Hindi ordinary yung bilis at galing. Yung mag-flock mo ng galing. Yung klase ng flicker jump, di ba siya? Grabe! Saan ba siyang magaling? Ang layo pa rin ang level niya sa katulad ko lang. Tumayo ka dyan! Hindi ka pwede matalo sa ganito lang! Next! Taran! Kaya mo pa? Ano sa pwede mo? Ah, sige! Tapusin mo na! Saved by the bell! Kung hindi nag-bell, baka tapos na tong laban! Wrong timing naman yung bell na yun! Sabi yung aksyon nung unang round na yun! Pero tapos na sana kung hindi agad nag-bell lang ganun. Sayang naman yung hinyo. Okay na. Sigurado mo yung nararamdaman pa rin yun. Sa susunod na rin, hindi ko na palalagpasin. Mag-iingat ka dyan. Huwag ka magmamadali. Baka kung ano mangyari pag sinugod mo basta. Malinigurod din yan si Masiba para hindi matalo. Okay. Trainings na yun! Buti nakatayo ka. Magalik ka. Gamitin mo itong second round para magpalakas. Umikot ka lang na umikot. Masyado magaling ang timing niya. Pag nakipagsabayan ka, sigurado may counter siya na makakatama. Kaya layuan mo. Hoy! Magkikinig ka ba? Dati hinahayaan lang kita, pero hindi kita pwedeng pabayaan dito sa laban mo ngayon. Magsisimula na ang round 2! Importante itong round na to. Siguradong pipilitin na ni Miyata tapusin itong laban na to. Ano naman kayang gagawin ni Masiba? Ano ang sumugod si Masiba? Ano? Ano? Palaban ko si Masiba. Imbes na umiwas muna at magpalakas sa pang umaatake na umaatake. Ichiro, ikuta mo! Huwag ka dyan sa corner! Oh, mukhang makikipagsabayan ko. Umiwas sa ganito. Halata naman na sakaw sa kanila. Kung atas ang kanila siya. Tatawin na nakulit siya dyan. Malakasang kulit si Masiba. Alamang na naman sa palitan na yung siniyata! Igas na mo, lumos! Sinabi na layoan mo! Hindi pwede kairangin mo! Hindi inuubra sa laban mo ngayon! Mas mabigat ngayon ang suntok niyata. Sa ulo man o sa katawan siya tumama, kaya niyang pabagsakin yung kalaban niya. Pati kombinasyon para sa malapit ang laban, meron na rin siya! Ganun na nga! Sa pinapangita niya, parang sanay na siya. Talagang pinaghahantaan niya yung laban niya sa isang buong siya. Mahusay talaga siya. Dapat ka, matuwa ka! Bakit ba ako matuwa doon? Sige, Miyata! Babagsak na yan! Sumusobra na itong bata na to. Akala mo matatanggol kung matalo sa isang katulad mo? Pinatitirap ko siya ang lakas. Sigurado. Dapat mo na ano dito tumakit sa finals! Maatake na si Miyata. Mahihila lang defensa ni Matsuda. Ganun siya dyan. Ano yung si Max? Hindi Hindi ako nasasaktan. Sasuntok mo lang. Hey!
mo at atamaan ito mo lang. Hindi pwede. Hindi ako pwede matalo. Kahit sino ka kalaban ko, hindi ako pwede matalo lang. Ataw ko lang. Naku! Solid na solid sa mukha niya. Yata! Ichiro! Grabe atake ni Mashiba! Paano makakatakas si Yata? Stop! Mashiba! Running eight out to yan! Tumigil ka na! Mashiba! Luka muna sa new platform na yan! Marami ang pangyayari dito! Napabagsak rin si Miata! Makakatayo pa kaya sa? 4! 5! Round 3, 2 minutes, 22 seconds, knockout. Panalo si Mashiba. Yun ang naging resulta ng laban. Hindi ako makapaniwala na talo si Miata. Sa boxing talaga, hindi mo malalaman kung sino mananalo, ano? Takamura, talaga bang nandaya sa laban si Mashiba? Alam nyo, normal lang siya sa laban na medyo magkagulangan, magkalamangan. Okay lang. Pero yung ginawa ni Mashiba, isang lantarang pandaraya. Huh? Talagang mandaraya pala ang taong yun. Ang problema ngayon ay si Ipo. Ha? Pagkaramdam niya, wala na siyang dahilan para ipagpatuloy ang pag-boxing. Kinalulungkot ko, pero hindi pa rin pumapasok si Mashiba. Masensya na lang, alam kong gusto niyo siya makausap. Ha? Matatapos lang yung laban niya, nagpapahinga pa yun. Kung ganun, kayo na lang ang tatanungin ko. Tungkol sana dun sa pandaraya na nangyari nung round 2. Sabi na nga ba yung mga pinatanong dito? Kaya ano nga ba masasabi ko tungkol sa nangyari na yun nung round 2? Nangyayari naman talaga yun pagdating sa labanan ng boxing eh. Hindi na dapat palakihin. Kaya pala si Mashiba eh. Good morning. Mashiba, ano na naman ang ginagawa mo dito? Sabi ko sa'yo, magkahinga ka muna. Mashiba, anong masasabi mo sa naging laban mo kahapon? Ayos ba? Meron ka pa masasabi ito sa resulta? Sandali! Balitang-balita na nasa hospital ngayon si Miata. Nag-aalala ka ba? Sana gumaling siya agad, no? Grabe ang naging laban yung dalawa kahapon, ano? Kaya pala na hospital siya. Ito kasi, kung sa bagay, hindi mo naman sinadya, hindi ba? Hindi ko sinadya. Sinong may sabi sa'yo? Mahina siya kaya sa ospital. Gusto mo isulit kita? Sabihin mo sa kanya, magpasalamat siya sa ospital sa bumagsak, imbis na sa morgue. Marabi ang taong yun. Kung lumaban, akala mo nakikipagrambulan. Sinadya niya talaga yun. Ano ka kung sa'yo konsensya? Basta yun ang nanalo sa ganung paraan? Normal lang ang mapagod kinabukasan. Anong kailangan mo? Isusulat mo sa magasin na nandaya ako. Isulat mo na tinurukan ko lang yung bata na leksyon na hindi isang laro ang pagbuboksing. Sa lahat ng tao, ikaw may alam na hindi sinyata ang buksingero ang tinuturuan pa ng leksyon. Hindi ako interesado at wala akong pakialam sa nangyari kahapon. Maganda yung laban ng Miata. Ikaw ang nanalo. Pero meron akong kinalang isang tao na hindi natuwa doon sa naging disulta ng laban niyo. Si Makunouchi. Si Miata ang inaasahan niyang makarap sa finals eh.
Kaya pinilit niyang manalo sa lahat ng laban niya. Sa panood niya yung laban kahapon, at lalo niyang hindi palalampasin ang laban mo bukas, sa palagay mo, mananalo ka ba? Pasi ba? Mananalo mo? Laban sa kanya? Paano ba siya kung lumaban? Para ba sa isang bata? Huwag mo akong maliitin. Hindi ako matatalo sa isang katulad lamang niya. Ako ang mananalo. Ako ang magiging kampyon. Morning! Ha? Dito pa lang. Rinig na rinig siya, oh. Hoy po! Sir! Ha? Ano sa palagay mo? Ha? Eh, siguro naman wala naman masama sa ginagawa niya. Ha? Oh, Takamura, anong masasabi mo dyan kay Ipo? Condition na condition, hindi ba? Ano? Titigil mo na sabi yan eh! Tama na! Sorry! Paano sa palagay mo para mag-jogging? Sinusutok mo na yan eh! Sinabi na tama na! Tama na! Sinabi na tama na! Tama na! Ano ka ba naman, iho? Ang bihirap. Bakit mo ba nagawain sa sarili mo? Buti na lang, di na paano buto ng kamay mo. Hindi mo na pwedeng suntukin ng sandbag. Isang buwan na lang ang natitira bago ang finals. Sorry, asensya na po. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, iho, kapag lumabang ka at ang nasa isip mo ay paghigantis si Miyata, sa round 1 pa lang, talo ka na. Relax ka lang, iho. Alam kong hindi ito magiging madali para sa'yo. Oo nga, mag-isip tayo ng strategy para sa magiging laban mo. Suriin natin kung paano natalo si Miyata kay Mashiba. Ha? Ah, siya nga pala, Bosik. Yung videotape nga pala. Oo. Pagkukuha na natin ng strategy laban kay Mashiba. Strategy? Panorin mo. Pangalawang laban ito ng Eastern Japan Tournament. Ito naman ang pangatlo. Natamaan niya ang kanyang kalaban pagkatapos pinain niya ito na punay ito sa sentro. Tapos nabigyan niya ng isang suntok sa mama. Ganyang kumang knockout si Mashiba. Hindi lang mabilis ang kanyang jab. Ubod pa ito ng lakas. Di minsan hindi nakahilit ang kalaban ni Mashiba sa labang niya. Pero may napansin akong mga kahinaan sa strategy niya. Ha? Huh? Mukhang mabilis at epektibo ang atake ni Mashiba. Pero kung titignan ng mabuti, maraming butas na pwedeng atakehin. Katulad yan. At ayan pa. Ayan pa ang isa. Diyan pa, oh. Nakita mo na. Open sa kaliwa! Oo, oh, tama kayo. Para magamit ng lobos ang Hitman style, isinasakripisyon niya ang depensa niya sa kaliwa. Ginamit niya ito para pang-atake lang. Diyan na uubos ang kanyang lakas. Yan din ang dahilan kung bakit bihirang ginagamit ng boksingero ang estilong niyan. Pagkatapos, umaas na lang siya sa mga hook punch niya na lang gagaling sa malayo. Yung lang ang kaya niyang gawin. Siguro alam mo na kung anong gagawin mo. May pag-asa kung aatakihin ko siya sa kanan, hindi po ba, Manaw? Tama. Kailangan makahanap tayo ng paraan para maatake siya sa bandang kanan. Kung ganun ang kailangan targetin ay yung baba niya. Sinubukan niya yata na gamitin yung na-counter-attack dati pero hindi umubra, di ba? Isang right jab lang ang katapat yan, tapos isang pamatay na hook punch. Kaya mo na yun. Palagay ko, hindi ganun kadali yun. Konting confidence lang yan, baka. Alam namin kaya mo yan. Sigurado kami. Oo, pero hindi naman yan ang nasa isip ko eh. Teka muna. Isipin mo nga muna kung paano mo lalapitan si Mashiba. Ano? Paano lalapitan? Tatakbo siya ng diretso papunta sa kanya. Ganun din naman ang ginawa ni Ipo nung kinalaban niya si Hayami, hindi ba? At naisip niyo na ba kung bakit hindi uubra yun dyan kay Mashiba? Ganun? Bakit naman hindi? Ipo, itas mo ang braso mo.
Ganito po ba? Yan. Teka. Ay, naku. Naku, sorry. Sorry, ah. Bakit nyo ba kasi ginawa yan? Ano ba ang punto nyo? Ah, kasi 187 cm ang range ni Mashiba. Halos kapareho sa range ko. Ibig sabihin nun. Ah. Alam mo ba ang agot ng punching range sa ating dalawa? Ah. 20 cm ang diferensya. Kahit anong bilis sa paglapit mo sa akin, kung hindi mo naman ako maabot, baliwala rin. Matatalo ka lang dahil mapapagod ka sa kakailan. Naman, kung kailan nahanapan na natin siya ng butas? Yung ganun, kahit humabang pala ng patas si Masiba, talo pa rin si Miata. Akala ko pa naman, epektibong paraan yung diretsuhin na lang siya. Mukhang nauubusan na maiisip ang mga tao dito, ha? Hindi mo naman matatalo si Masiba kung gagayain mo lang siya, no? Siyempre naman. Sino bang may sabi hindi mo kakayanin yun? Alam naman nating lahat, malamang kasalat pagdating sa stamina. Ang sabihin nyo, baka magulat si Mashiba kapag nilabanan siya ni Ipo ng deretsahan. Nalabanan siya ni Ipo ng deretsahan? Gusto nyo ba maging baldado dito sa ospital ng batang to? Parehas lang silang dalawang may kanya-kanyang kahinaan. Malayo ang naabot ng suntok ni Mashiba, pero bukod doon, panisa dito kay Ipo sa stamina. Walang silbi kung malayo ang naabot ng kamao, pero madali naman mapagod ang katawan. Tama! Tibay ng nobang magpapapanalo sa'yo. Matatalo ka lang kung pumayag ka. Kaya itong sasabihin ko sa'yo ang huwag na huwag mong kakalimutan, iho. Kung hindi mo maalis sa isip mo ang nangyari kay Miata, ibuos mo ang lahat ng lakas mo kay Mashiba. Opo, Manong! Gagawin ko po ang lahat para manalo. Sa palagay ko, nakabuti pa sa'yo ang natamo mong injury sa kamao. Iba ang gagamitin mong paraan sa labang ito. Kailangan mong tumakbo ng tumakbo! Opo! Pumpisa ko na po! Kung hindi magiging madali ang isang to para sa kanya. May tuwala ko sa batang yun. Hindi ko sa papayagang labanan si Mashiba kung alam kong matatalo sa akin. 20 centimeters na agad. Kailangan mabilis ako makakilos para hindi niya ako matamaan. Okay. Araw-araw na akong tumatakbo. Ang sakit na ng mga paa ko. Napakasakit. Pero kailangan kong gawin ito. Makabigil na lang tinatay. Bakit kaya ang lungkot-lungkot ng mukha niya? Pumunta nga pala siya sa laban ng Miata. Malungkot siya dahil doon. Maraming salamat po. Kasi... Miss? Ha? Ano yun? Wala lang. Napanood mo yung laban ni Miata, di ba? Pinanood mo yung laban, di ba? Ako kasi nanood din. Hindi ko nagustuhan yung resulta. Kasi kung tutusin, dapat panalo siya sa labang yun eh. Mandaraya kasi yung kalaban niya. Kaya, natalo si Miata dahil dinaya siya. Kaya huwag kang walang... Pwede ba? Oh. Pakiusap lang. Huwag mo lalaitin ang kuya ko. Hindi mo naman kasi kilala ang kuya ko eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin yan tungkol sa kanya. Bakit naman kasi? Akala nilang lahat masama siyang tao. Bakit naman ba? Alam mo, ito may problema ka, ganyan naman ang mukha mo eh. Bakit? Ano ba ang nangyari?
Bata, seryoso pa yung problema mo. Pangako, hindi kita lalokohin. Huwag mong ipagkakalat, ha? Siyempre naman. Sige na, sabihin mo na sa akin ang problema mo. Malay mo, baka masolusyonan pa natin yan, di ba? Mr. Takamura, nakilala ko yung kapatid na babae ni Mashiba. Kapatid na babae ni Mashiba? Tapos, habang nag-uusap kami sa paladella, medyo naisulto ko yung kuya niya. Maraming salamat, ha! Ayos na problema mo? Oo! Itutuloy ko na ang roadwork ko bukas! Okay, mabuti ang bata. Huwag mo masyado pag-isipan yun. Alam ko! Yung pangako nyo, ha? Walang makakalam na pinag-usapan natin. Mga kasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, mag-roadwork ka na. Hindi talaga kalain, no? Ang layo na itsura ni Masiba doon sa kapatid niyang babae, no? Nakakagulat, eh. Totoo kaya magkapatid ang dalawang yun? Palagay mo. Ang masasabi ko lang, magaling mangilati si ipo ng mga babae. Teka! Oo, nandito ka pala. Paano niyo nalaman yun? Parang pamilya. Mama boys! Good morning! Pero, hindi ako nakamali na. Talagang hindi ka nagkamali. Ang ganda nga ng babaeng yun. Sabi ko sa inyo eh. Huwag na gusto sa ipo ng babae. Sagrado maganda. Sabi na nga po eh, kinuwento ito mo sa kanila. Huh? Sabi mo sa akin, hindi mo sasabihin kahit kanino. Tapos kinuwento mo sa kanila. Sagamuna, sigurado naman ako sa pagtulong ko sa'yo. Yung si Akot si Kumura, may wala sa akin sa'yo yan. Bakit ba? Ha? Sinasabi mo bang wala kang utang na lang sa kanila? Hindi po, hindi naman sa ganun. Seryoso na mga pare. Ano nga gagawin natin ngayon? Kakatapos lang na masalimut na nangyari kay Miyata. Ngayon pinatibok naman ang kapatid ni Mashiba ang puso niya. Nakakalungkot. Makabagbag ng dami. Mabuti naman at naiintindihan niyo pala ang aking sitwasyon. Ano ba naman niya, bata? Napanood ko na sa TV yan eh! Akala mo telenovela eh! Ang laking sira ako talaga. Inakala ko na makakausap ko ng matino ang mga ito. Seryoso mong inalapit ang problema mo. Tapos gagawin nilang biro at magtatawanan ka pa. Oh, baka nagkakatuwaan kayo dito ah. Alatya ka na pala, Bunji! Fishcook kami sa'yo! Yung si Ma, may kapatid na babae! Tapos ito si Ipo, huwag na kayo maingay dyan! Kapatid na si Ma? Huwag mo ito kayo naman yung bundok na yun. Ha? Nakausap ko kasi yung tumayong tagapag-alaga ni Masiba at nakapatid niya. Tumayong tagapag-alaga? Yung mapait na nakaraan niyang si Masiba. Ang nakaraan na yun, nagtulak sa kanya na magpusig sa boxing. Napaisip ko siya mo kung bakit ginagawa niya kahit na ano basta manalo. Hindi lang ugaling pinairal niya nung dinaya niya si Miyata, di ba? Tama ka. 3 taon na ang nakaraan. Namatay sa isang malaging na aksidente ang kanilang magulang. Malaging na aksidente? Simula nung araw na yun, wala na silang ibang inasahan kundi ang isa't isa. Kawawa naman. O kuya, nakauwi ka na pala. Siguro gutom na gutom ka na. Igagawa na kita ng kapunan. Huwag na. Ha? Malapit ka na pumasok sa trabaho, hindi ba? Huwag na pupunta na ako sa gym. Kuya, masama yan. Kung mag-gym ka, huwag ka magpapabaya sa pagkain. Buwan na lang ako ng spaghetti. Tama, carbohydrate, saka mabilis matunaw sa tiyan. Wala akong gana. Sabi nga pala ng amo ko, congratulations daw sa'yo, kuya. Sabi pa nga niya, kapag nag-campion ka doon sa boxing, magpapablowout daw siya para sa'yo. Kuya? Anong pakialam ko? Kuya naman, huwag kang magsalita ng ganyan. May malasakit para sa ating dalawang amo ko. Huwag kang masyado napapaniwala sa mga sinasabi niya. Hindi natin masasabi kung ano talaga nasa isip ng taong yan. Marami na tayo nakilala mga ganyan. Puro manluloko. Kuya naman!
Kahit sundin ko lahat ng gusto nila, kahit pagbutihin ko ang trabaho, pinapatalsik ako. Simple lang ang dahilan. Pinagtutulungan nila ako. Wala daw akong potensyal. Baka kung ako nasunod, baka may masama nangyari sa kanila. Pero kuya, iba naman ang amo ko sa lahat ng nakilala natin. Mabait siyang tao at maalalahanin pa siya. Pareho lang yan. Ganyan lang siya kasi may kailangan siya sa akin ngayon. Ginagamit niya lang ako. Huwag kang mag-alala. Kahit matagal pa ako sa trabaho, hindi yung magiging problema para sa akin. Dahil ngayon buksingero na ako. Kapag naging kampiyon na ako ng mga bago, lalaban ako sa iba't ibang parte ng bansa. Habot kamay na maging national champion. Susunod magiging world champion na ako. At yayaman ako. Pagdating ng araw na yun, wala na akong pakialam kung anong pakisipin ng tao sa akin. Darating ang araw na yun. Balang araw mawawala problema natin. Sa pera, sa trabaho, sa pag-aaral mo, magiging masaya na tayo. Hindi mo naiintindihan. Hindi ako nag-aalala sa mga problema mo. Nag-aalala ako. Dahil tuwing lumalaban ka para may makain tayo, baka madisgrasya ka. Magtatrabaho ka, tapos mag-training, tapos lalaban ka sa boxing. Baka dumating ang araw, pati ikaw may wala sa akin. Hindi pwede mong iba ang nararamdaman ko sa nangyari. Hindi ko dapat nalimutan ang nangyari kay Miata. Hindi! Hindi kita pakikitaan ng awa, Masiba! Sa bilis kung paano mapapasok ang depensa ni Mashiba. Kaya kailangan kong seryosohin ang patakbo. Tinigil ko muna ang practice sa pagsuntok. Hindi ko na tuloy alam kung gumaling ako o hindi. Pero, hindi ko siya manimusta, hindi ako maninahin. Kahit malabi ako sa pinigil. Kailangan kong makapasok! Ah, ikaw pala yung Mashiba. Mabuti naman at bumalik ka na. Magtatrabaho na ako. Ay, naku. Bakit kaya ganyan na ugali ng tao yan? Kaya hindi siya nagtatagal sa ibang trabaho eh. Pasensya na po kayo. Taba, Pumi. Nandito ka pala eh. May dinala lang po ako para sa aking kapatid. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya magsalita ng gano'n. Kilala ko naman ang kapatid mo kung paano magtrabaho. Ganun po ba? Alam niyo po, ang laki ng pasasalamat ng kapatid ko sa inyo. Dahil daw sa inyong kabaitan, kaya siya tumagal sa trabaho niya. Kaya nagpapasalamat din po ako. Hindi naman sa gano'n. Ang totoo maganda talaga siya magtrabaho, kaya hindi siya natatanggal dito sa kumpanya. Ang napapansin ko lang sa kanya, hindi siya mahilig makipagkwentuhan sa iba. Pero naiintindihan naman siya ng mga kasama namin. Isa pa, siya'y boksingero, hindi ba? Kaya mapapakinabangan talaga namin ang lakas niya. Mga katulad niya, kailangan ng kumpanya. Pero ang pagiging boksingero niya... Huh? Matinding pag-ensayo ang kailangan. Pag-jujeta, walang katapusang pakikipaglaban. Puro sakit ang nararamdaman. At kahit manalo pa siya, meron pa rin naghihintay sa kanya na bago at mas malakas na makakalaban. Natatakot ako para sa kanya. Oh, anong ginagawa mo rito? Kuya, nakalimutan mo ang susuot mo. Pupunta ka sa gym, hindi ba?
Oh, teka muna, nagpunta dito ang kapatid mo para dalhin lang yan. Hindi ka man lang ba magpapasalamat? Naku, papayaan nyo na lang po siya. Siguradong kinakabahan siya dahil sa darating na tournament. Oo, pero kahit na. Sige po, aalis na po ako. Salamat. Ha? Ito, pinahalagaan mong kapatid mo. Katulad ng pag-aalaga niya sa'yo. Mukit ka na sa ring. Mag-sparring tayo. Ha? Pero Mr. Kimura. Sinabihan kami ni Tatang Bata, kaya labot ka sa akin. Si Mano? Gagamitin ko na po ba ang kamay ko? Oo. Siguro naman nakarecover na yan sa nangyari. Ngayon, ipakita mo sa akin kung ano na ang kayang gawin niyang kamaumaw, bata. Okay! Lalaban na ulit ako! Ayos! Magiging mabait ako sa'yo, bata. Puro left jab lang ang gagamitin ko. Kung mahina pa rin ang strategy mo, mag-ingat ka sa atake ko. Akala mo, totoo ah. Bata! Bro? Kapag nakapasok ko sa kanya, hindi ka siguradong tatamaan mo ang kanyang mukha. Kaya unahin mo na lang ang kanyang katawan. Patamaan mo ng patamaan ang katawan at sigurado akong o-open din ang mukha. Opo! Ang practice nito ay para sa finals! Kaya dapat nyo seryosoin! Manda ka, Ipo! Opo! Kailangan mo ng konting adjustment. Kaya mga kasparin mo ngayon ay nanggaling pa si Banjip. Kamusta? Ang isang yan ay attack type na boxer. Ang strategy niya sa pagkipaglaban ay halos kapareho ni Makunuchi. Mahigil mo. Hindi ko kailangan yan. Napakabilis na! Nilumapit sa kalaban, hindi niya magawa. Paano pa siyang makakasuntok niyan? Ayos, bata. Mukhang buhibilis na yung bata natin, ah. Tama ba? Sigurado ko, kahit papano kapag nakita ni Massimo yung galaw niya, kakabahan din yun. Pero, kailangan niya makapasok sa loob. Oo, pero pag tinamaan ka ng flicker jab niya, sigurado mahihirapan ka na. Magaling! Hindi ka para nagbabago hanggang ngayon, Mashima! Sigurado tayo na magtatagumpay sa finals! Kimura! Ayusin mo yan! Ikaw din, bata! Pero napakabilis niya! Hindi ako makakita ng pagkakataon! Kung hindi mo mapapasok si Kimura, hindi ka makakalusok ni Mashima! Kaya baliwala ang lahat ng pinaghihirapan mo! Kailangan magawa ko. Wala punta. Ha? Napakalakas ang suntok na ginawa niya! Sa oras na umata kayo ang kalaban, dapat mo siyang sabayan. Sa wakas na gawa na rin niya, lalo siya bumilis at bumikse. Ito ang resulta ng araw-araw niya. Nung pumasok ka, natakot ako bata, lalong lumalakas ang suntok mo ngayon. Hindi ako makapaniwala. Nagulat ako sa nangyari. Parang gumalaw na lang ng kung saan katawan ko. Bata! Sinusiguro ko sa iyong tayong mananalo sa championship! Opo! Dumating na po ang araw na ating pinakahihintay, ang finals ng Eastern Japan Rookie Tournament! Nagsisiksika na naman po ang ating mga tagapanood dito sa loob ng gym! Makalipas ang 6 na buwan, mapapanood na po natin ang dalawang pinakamagaling! Sino kaya ang magiging kampiyon sa taong ito? Malalaman natin yan, mga kaibigan. Ito na ang laban na pinakahihintay nating lahat. Kaya gawin niyo na ang dapat niyong gawin bago magsimula ang laban. Mashim, wala nang pabagsakin mo si Miyata, nakita kong lalo ka pang gumaling ngayon. Napakaganda ng kondisyon mo, kaya alam ko na ikaw ang magkakampiyon sa torneyong ito. Alam ko na yan. Paano ako matatalo sa kanya? Imposible. Lalabas muna kami. Basta galingan mo, bata.
Sisilipin lang namin yung mga fans namin doon, bata. Sige po, huwag niyo akong alalahanin. Huwag kang magpapatalo, ha? Kailangan mo mag-campion sa torneyong ito. Aasahan namin yun, ha? Ay, naku naman, kahit madali ko tinatalo mga nakakalaban ko sa ring, bata. Wala akong masyadong sasabihin, kundi bitiwala ko sa'yo. Galingan mong laban, Ibo. Gawin mo lahat para manalo ka. Tingnan mo pare, parang nininerbyo siya. Oo, hindi siya gumagalaw sa kinaupuan niya, oh. Sumasiba ng makakalaban niya ngayon. Dati nagwa-warm up siya bago magsimula ang laban, di ba? Baka hindi na niya kailangan. Hmm? Nung hawakan niyo siya, siguro naman naramdaman niyo ang init ng katawan niya. Alam kong handang-handa na siya para sa laban na ito. Hinihintay na lamang niya pagturog ng bell. Kinokontrol pa niya ngayon ang sarili niya. Para bang isang malakas na dinamita na naghihintay sumabog. Ang nanalo, si Shadow! Ay naku, nakakabagot naman yun. Wala talagang kwentang laban ng dalawang yan. Sigurado malaki ang kaibahan doon sa susunod na laban. Ang susunod na laban, ang final game ng Featherweight Eastern Japan Rookie Tournament! Magsisimula na ang pinakamahalagang laban para sa araw na ito, ang Eastern Japan Featherweight Rookie Tournament! Ngayon, ipapakilala na po natin ang dalawang pinakamagaling. Handa na po ba kayong lahat? Sisimula natin sa Group D, ang may mabilis na flicker jab, walang iba kundi si Rio Mashiba. At ngayon mga kaibigan, ang bagong boksingero naman na nagmula sa Group A, at tumalo kay Hayami na may pinakamalakas na suntok sa tournament na ito, si Hippo Bakunachi. Hindi na si Hippo. Galingan mo laban, bata! Hindi na ako makapaghintay mga kaibigan, nasasabik na akong malaman kung sino sa kanila magiging kampiyon sa gabing ito. Ayos ito! Hindi basta-basta ang dalawang buksingerong yan! Pumunta kayo dito sa gitna! Patingin mo muna si Karyan! Ayaw galing po! Susuporta ka namin! Sige, balik na kayo sa neutral corner. Ngayon, magsisimula na po ang laban! Mananalo kaya ang flicker jab ni Mashiba o ang dynamite punch ni Ippo Bakunachi? Parehong may pagkakataong manalo. Kahit anong mangyari, sigurado magkakaroon ng knockout. Basta mag-concentrate ka, bata. Abangan mo lahat ng pagkakataon. Opo. Sigurado akong gagawin ang lahat para makalapit sa'yo. Kaya habang malayo ka siya, gamitin mo na kagad ang flicker jab mo. Round 1! Handa na ang dalawang manlalaro para sa pinakamahalagang laban sa gabi nito. Ang final game ng Featherweight Division. Naunang sumugod si Bakunachi! Hindi tumama! Napakalakas lang talaga niyang sumuntok! Nagulat ang lahat ng audience sa bilis ni Bakunachi! Nagulat ako dun ah! Hindi ko inaasahang susugod kagad si Ippo ng ganun! Seryoso talaga siyang manalo dito? Dumidistansa na si Mashiba! At lumayo pa! Aba! Pumuporma na ngayon si Mashiba! Mukhang saan naman ngayon ang aatake! Iingat ka, bata. Ngayon nagsisimula na pong pumalaw si Bakunachi. Sinasayawan niya ang kalaban. Napaurong siya. Sigurado, kinakabahan na yan. Siyempre, mutig kasi ang tamaan ng dynamite punch eh. Maling kayo dyan. Ha? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para makadikit ako sa kanya. Kailangan ko maging mabilis. Kulang pa. Dapat tumapit pa ako. Dagot!
Tinamaan siya! Tinamaan po si Ibo ng flicker niya! Sabi ko naman sa'yo eh, yan ang dahilan kung bakit sa dumistaan siya. Ano? Tinamaan ako ng ganun kalayo. Sa mga napanood ko, hindi niya abot yun. Nagpapakiramdaman po ang dalawa, pero mukhang handa pa rin sa pagsugod itong si Mashiba. Pinaiipsi naman po ni Ipo ang distansya. Siguradong mahihirapan siya dahil ang teknik ng kanyang kalaban ay pang long distance. Malayo ang naaabot ng kamay niya. Ano nang gagawin ko? Parang kahit saan ako pumesto, makakaya niyang abutin. Kailangan ko makadikit. Ayun, hindi pa lang kung kailan ako magkakaroon ng pagkakataon. Paano na to? Malig ka sa akin. Ipinaghugas pala magkita ng kainan tapos ganito lang mangyayari. Magda ka, bata! Iniigsi na po ang distansya. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Tatakayin niya kaya ako kagad. Isusurpresahin niya ako mamaya. O bakit? Kung talaga! Nakulagot! Eto na siya! Umarangkada na ang flicker job! Pinipilit lamang niyang makatakas! Pero kahit anong mangyari, abot pa rin siya ni Mashiba! Pag hindi nagbago ang sitwasyon, siguradong tapos na ang laban! Ano ka ba naman? Bakit ka lang panloko sa ginawa niyang yun? Tinuman! Nakulagot! Dapat siguro patigil na lang natin ang laban! Nakaiwas siya! Nailagan ni Makunochi mga kaibigan! Mahusay! Tutok na tutok pa rin siya sa laban kahit puro tama na! Malakas ang eager job niya. Kahit saan ako pumunta, kaya niya akong abutin. Paano ako mananalo sa kanya? Napakahusay ng kanyang teknik. Nakakatakot. Ibang klase siya. Ito talagang si Mashiba. May pagkakataon na pero hindi pa rin niya tinapos ang laban. Baka gusto niya pahirapan niya si Ipo. Hanggat kaya ni Ipo sumuntok, kahit anong mangyari, hindi makakalapit niya si Mashiba. Mautak siya. Kaya hahanapin ang maganda pagkakataon. Eto na naman po ang walang humpay na flicker job! Galingan mo ang pangilag! Kung hindi tsak na matutulog yung ulo mo, bata ka! Ano na ang gagawin ko? Delikado, parang di na niya naririnig ang sinasabi ni Mr. Kamugawa. Kailangan niyang pamandin ang instruction dyan. Kung hindi, matatalo siya sa labang to. Sa tingin ko, mas mabuti na yan nangyayari niya. Kahit na matindi ang mga tamang tinatamo niya, punong-puno pa rin ang pag-asa ang kanyang mga mata. Ang galing. Ibang klase talaga ang tao ito. Pero, bakit? Alagang-alaga siya ng guard niya. Pero tignan natin kung tatagal pa yan. Bakit mo nagawa sa kanya yun? Mabuting man nalaro si Miyata. Pero bakit mo siya dinaya? Wala pa rin tigil sa paggalaw si Makunochi, samantalang tumigil naman sa pag-atake ng flicker job si Mashiba. Ano ka ba? Huwag ka titigil! Huwag mo hayaan makalapit siya sa'yo! Ha? Nakadikit na siya! Tamahan mo na! Bata! Saved by the bell! Ang swerte ni Mashiba! Tapos na! First round! Ah, maghiwalay kayo! Bumalik ka muna sa upuan mo! Ang score sa first round ay 10-9. Si Mashiba ang nanalo sa unang round. Pero hindi pa dito natatapos ang laban sa gabing ito.
Hindi na yata ako makapaghihintay. Nakita mo naman ang mga galaw niya, bata. Ano masasabi mo doon? Ah, mahusay. Akala ko isa lang ang estilo niya. Napakahusay ng kanyang teknik. Mahirap siyang talunin. Tama ka. Pero nakalapit na ako. Alam ko na kung paano pumasok sa loob. Ayos, pero huwag ka nang magpapabaya ngayon, bata. Sa oras na makakita ka ng pagkakataon, huwag ka nang magdadalawang isip. Puntiryahin mo kagad ang baba niya. Huwag mong kakalimutan yun. Opo. Magaling. Sa palagay ko, matinding pag-research sa data mo ang ginawa ng batang yan. Pero masama nito. Binibigyan mo siya ng pagkakataon. Hindi mo pwedeng gawin yan hanggang katapusan. Makinig ka sa akin. Ayusin mo mabuti ang iyong depensa. Malakas ang sumunto. Kapag tinamaan ka, baka matsambahan ka. Matsambahan? Alam kong malakas siya sumunto. Pero siguradong hindi niya tatalunin ang flicker jab ko. Pupulbusin ko ang dibdib niya hanggang sa matapos ang labang ito. Magsisimula na po ang second round. Sinisimula na rin pagalawin ni Makunochi ang kanyang katawan. Ano kayang gagawin ni Mashiba? Handa na rin siyang umatake. Nalapit na sa kanya kanina yung bata natin. Sayang nga lang at inabot sila ng bell. Oo, nalusot ni Ipo ang right defense niya. Ibig sabihin ni pag-asa siyang manalo. Hindi pa rin. Dahil ngayon, na-discover na ng kalaban niya ang kanyang plano. Tinitignan niya lang ang bawat galaw ni Ipo. Makipagsabayan sa akin! Tingnan nyo! Hindi na makalayo si Mashiba kay Ipo! Ipo! Nabalikan yata si Kusantung para sa unang round! Sige! Sugod lang na sugod! Kung ako yan, tapos na yan, bata! Ito na ang pagkakataon ko! Huli ka! Tirahin mo na, bata! Punain ang katawan! Muntik nang makapasok ang dynamite punch ni Makunochi! Ano bata? Maganda ba ang lagatok ng mga daliri mo? Inansangga niya ang siko. Unain ang katawan! Ano bata? Maganda ba ang lagutok ng mga daliri mo? Pinansangga niya ang siko. Ito na ang pagkakataon para umatake. Dapat makatama. Daya, ginamit niya ang kanyang siko. Eh kaya naman pala hindi niya pinapalakas ang depensa ng kanyang kaliwang kamay eh. Gagamitin niya pala ang kanyang siko. Isado siyang madaya. Kahit kanan pang gamit niya sa kanyang depensa, kapag hindi pa tumigil si Ipo, siguradong may injury siya sa labang yan. Pinigilan ng siko ni Mashiba ang mga suntok ni Makunochi. Tumigil na tuloy si Ipo. Ano na ang gagawin niya? Huwag ka magkalala. Alam niya ang gagawin niya. Bata! Huwag ka magpahinga! Sugurin mo ng sugurin! Humanap ka ng tsansa para makatake! Alam ko na. Itutulak ko siya sa gilid. Lagot! Mabilis talaga ang flicker jump ng si Mashiba. Kaya kailangan mag-ingat yung bata natin. Ano?
ayaw mo naman sumuntok. O baka naman hindi ka na makagalaw dahil sa takot. Si Makunochi naman ang nakadikit sa ring. Baliktad ang sitwasyon. Magami, ganyan na, Masiba. Sigurado ako na wala na magagawa yung si Makunochi. Paano na to? Medyo may hina ang kaliwa ko. Kaya mo yan, Ipo! Delikadong lagay niya sa pwestong yan. Hindi. Anong gagawin ko? Ano? Ipo! Nasangga na naman ni Masiba ang suntok ni Makunochi! Ibang klase! Ito! Ito lang ang meron ako. Nag-ensaya ko dahil alam kong mananalo ako. Dahil sa taglay ko ito, pipiliting ko manalo! Baliw! Nasisira na ang ulo mo! Kung ayaw mong pupupit, tutulugin ko ang kamao mo! Sumugod na naman si Ipo at mukhang hindi na siya titigil sa pag-atake. Ano ka ba? Mag-ingat na sa ginagawa mo! Baka maduro ang kamao mo, bata! Mabuti pa, itigil mo na yan! Mga bugo! Yan ang simula. Wala nang iba pang laman ng utak mo ngayon kundi ang naging pagkatalo ni Miyata dyan kay Masiba. Sigurado kung wala na makakapigil sa kanya kahit na ano pang mangyari. Wala na. Kahit maturog pang lahat ng buto niya sa katawan. Ang kulit mo! Bakit hindi ka nalang sumuko? Imposible! Hindi pa rin tumitigil si Makunochi! Matindi ang labang at pinamamalas ng dalawang boksingero! Kuya! Hindi! Alam ko nahihirapan na si Ipo, pero hindi pa rin siya tumitigil sa pakikipaglaban. Kapag nadikitan ni Ipo si Masiba, magkakaroon na siya ng pagkakataon na manalo sa laban. Pero anong maaari niyang gawin para mangyari yun? Ano ka ba naman, Masiba? Ano na yung nangyayari sa'yo, ha? Sa ganyang distansya niyo na Makunochi, hindi mo sa kakayanin. Parang namamanig na ang kanang kamao ko. Sakit ka na sa ulo ko, ha? Ang siko! Jab! Tumama na naman ang suntok ni Masiba! Ibo! Ano? Susuko ka ba? Hindi! Naunahan na naman ni Masiba si Makunochi! Tinamaan siya ng hook punch! Umatras ng kaunti si Masiba! Magkasunod ang tama niya! Kaya pa kaya niya? Hey po! Sayang ang pagkakataon! Yun ang limitasyon! Ha? Teka! Tingnan niyo! Ang kaliwang braso ni Masiba, hindi na makaangat! Ano kayang problema? Sir, tingnan niyo! Mahusay ang ginagawa mo, bata. Teka, ano ba nangyayari? Di ko alam. Kahit hindi niya pinapakita, kanina pa nakakaramdam ang taong yan ang sakit. Oo, tinatamaan niya si Ipo na suntok niya. Pero hindi rin siya tinatantanan ni Ipo. Kaya yan, ganyan nangyari sa braso niya. Bata! Ito na ang pagkakataon! Sugurin mo na siya na sugurin! Tama. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Galaw! Sumugod ka! Hindi! Ano ka ba? Hindi ka ba talaga marunong sumuko? Ayos! Ang galing! Nagawa mo! Ah!
Masiba! Sugod lang! Huwag mo siyang tatantanan, bata! Pinuntirin ni Makunochi ang sikmura ni Masiba. Napakalakas talaga niya! Halos hindi na makagalaw si Masiba. Ito na ang pagkakataon ni Makunochi! Pero teka! Mukhang hindi na rin makasugod si Makunochi! Ano ka ba? Ngayon ka pa susuko, bata! Nasa iyo na ang tagumpay! Kahit ganito, napakahirap pa rin para sa akin. Pero kailangan ko manalo. Hindi. Hindi ako makakaramdam ng sakit. Talunin mo yan, Basta! Kaya mo yan! Sige! Huwag mo yan patalo si Basta! Hindi ako makapaniwalang nakakatayo pa rin sa dami ng tama niya. Disididong manalo si Masiba, lakas ng loob na lang nagpapatibay sa kanya. Mutangin pa rin para talunin siya. Ibo, baba ang punteriyain mo! Sige, huwag mo siya tigilan, Ibo! Try mo na talunin ang mandarayang yan! Ibo! Try mo yan! Sige! Imposible! Nakakatayo pa rin siya! Ano ba? Hindi ko magamit ang kaliwa kong kamay. Wala na akong depensa! Sunod-sunod ang tama ni Masiba! Kuya ko! Ngayon na! Niyakap na siya! Itulak mo siya, Ibo! Tapos na po ang second round, mga kaibigan! Parang walang gustong sumuko sa dalawang ito! Nakakatuwa talaga ang laban, mga kaibigan! Mukhang hindi ito matatapos hanggat walang nananakdown! Si Masiba kaya magtagumpay sa labang ito? O si Ippo Makunochi? Mukhang nabasag na mga buto mo dito. Wala na sa posisyon ng lahat. Delikado na ito. Ibang klase talaga sumutok ito sa Makunochi. Good job, bata! Patas na kayo ng laban. Kaya mo na yan! Pero nasanggaan niya ang mga suntok mo kanina. Ayos lang ba kamao mo? Opo! Ayos lang! Kaya ko pang ipagpatuloy! Niloloko mo ba ako, bata? Igilan mo nga ako. Kala ko ba ayos ka lang? Sinungaling ka? Ayos pa yung may tumutulo ng dugo dyan sa kamay mo. Hindi na simpleng sugat ang natamo mo, bata. Ipo! Kaya dumudugo na yung kamay mo ay dahil nasugatan ang buto mo ang iyong muscle. Alam mo na naman siguro kung ano mangyayari sa'yo kapag pinagpatuloy mo pa. Ang mahirap niyan ay baka hindi ka na makapaglaro sa buong buhay mo. Hindi lang ito ang pagkakataon para maging kampiyon ka, bata. Kapag nabaldado dito ang kamay mo, paano ka pa makakapagpatuloy? Ano ka ba, napakabata mo pa para magretiro? Paguhan ka pa lamang sa larangan ng boxing! Marami ka pang mararating, bata! Hindi ako papayag na ituloy mo yan! Bahala ka nga kung anong gusto mo. Mr. President! Wala akong magagawa. Nakikita ko sa mga mata niyang kaya niyang manalo sa labang ito. Gawin na lamang natin ang lahat na magagawa natin para mapatigil ang pagdurugo ng sugat niya. Total, yun naman ang ating responsibilidad. Paano? Makinig ka. Ito ang dapat mong gawin, bata. Huwag mong masyadong gagamitin ang kanang kamao mo. Paminsan-minsan lang. Nakikita ko namang nasasaktan din sa kahit sa kaliwa mong suntok. Pero masyadong matigas ang kanyang katawan pag di ko ginamit ito. Sige, gamitin mo. Pero sa panghuling suntok, gamitin mo ang kaliwa sa kanyang katawan at kapag napayuko na siya, gagamitin mo na ang kanang kamao mo. Lakasan mo! At siguradong ito makakapagpapanalo sa'yo, tandaan mo. Isang pagkakataon lang hinihintay mo, bata. Opo! Tandaan mo lang, outboxer ka. Gamitin mo ang paa para iwasan siya. Naintindihan mo ba ako?
Coaches out! Ay, naku. Nahuli na yata ako. Ano na kaya nangyayari sa naba ni Masip? Tapos na kaya? Ano ka ba naman? Sinabi kong gamitin mo ang mga paa mo! Nakakatuwa talaga! Mga kaibigan, pagka-bell pa lang nagsuguran na sila, pumunta sa kaliwa si Masiba at si Makinochi naman sa kanan! Ginagamit ko ang paa ko para umiwas. Masyado lang siya mabilis. Kailangan ko lumaban kahit isa lang ang kamay ko. Kailangan ko makadikit para makachempo. Sumuntok ka lang ng sumuntok. Yan talaga ang gusto ko. Ba't nandito ka, Kobe? Hindi pa tapos ang laban ng kuya mo, ah. Ayoko na. Huh? Mano, hindi ko na talaga kayang tiisin pa. Ang kuya ko, kawawa naman siya. Ayoko na. Tama na. Tama na, kuya. Kobe. Nauubos na po ang oras natin, mga kaibigan! Diretso pa rin si Makunochi! Ayos! Medyo may kahabaan ang kamay ni Masiba, kaya may kabagalan siya. Sa distansya niya, panalo na si Ipo! Kumi, ayun na doon sa loob. Matindi ang hinaharap ng kuya mo. Kailangan niya suporta mo sa ganitong sitwasyon. Ayos! Malapit na! Malapit na siyang yumuko! Hindi! Kung magagamit ko lang ang kaliwang kamay ko! Ang tuhod ko! Sumugod na naman si Makunochi! Mabuti na lang at nagagawa pa umiwas ni Masiba! Parang hindi na yata mapipigilan ng batang buksinero! Pinipilit na dumistansya ni Masiba, pero umahabol pa rin si Makunochi! Sumubla yung suntok ng bata! Kuya ko! Kumi, kaya na! Delikado si Masiba! Ginamit ni Makunochi ang kanyang kaliwa! Tatlong sunod-sunod! Nakulagot! Dalawa! Tatlong tama na po ang natamo ni Masiba! Nahihilo na po sa mga kaibigan! Teka! Sandali! Hindi pa rin siya bumabagsak! Nakatayo pa rin siya sa gitna ng ring! Masiba! Hindi mo ko kaya! Umaanga ko sa lakas mo, pero ito na ang limitasyon mo. Isang tama na lang siguradong lalantad ng panga mo at babagsak ka na. Isang suntok na lang. Open ka na! Hindi ako pwedeng matalo sa'yo! Okay, open na! Pagkakataon ko na! Sige, sugurin mo na sa bata! Ayos! Neto na! Hindi ako matatalo! Hindi! Ako! Babagsak dito! Kuya! Nandito ka na pala, kuya! Natanggal ka na naman ba sa trabaho? Kumi, ba't di ka pa natutulog? Gabi ka na umuwi, kuya. Hindi ba parang mahirap yung trabaho niya? Oo, natanggal na naman ako. Teka, huwag ka mag-alala. Tutulong ako magtrabaho. May part-time job na ako. Ayos na rin yan, hindi ba? Basta sisipagan na lang natin. Huwag kang wala ng pag-asa. Basta sipagan lang natin! Masiba! Kuya, mag-ingat ka! Hindi ako pwedeng matalo! Paano? Imposible yan! Nakakagalaw ka siya! Kahit anong mayari, hindi ako magpapatalo! Eto na!
Ibo! Bumagsak si Makunachi! Nagulat po ang lahat sa hindi nasa ang pangyayari! Bigla na lang nagamit ni Mashiba ang kaliwang kamay at napabagsak ang kalaban! Ano na kaya nangyari kay Makunachi? Makakatayo pa kaya siya? Hindi yata ako makapaniwala. Ibang klase talaga ang taong ito. Determinado talaga siyang manalo! Malapit na maubos na lakas ko. Sige, kaya mo yan! Tumayo ka, Ipo! Imposible! Sakto sa mukha niya ang tama! Kapag naulit pa yan, mananakaw siya sa suntok ni Mashiba. Hindi ko kaya. Tawad. Patawad niya ata. Napakalakas talaga ng taong yan. Hindi na makagalaw ang kamay niya. Pero, nagawa pa rin niya sumugod. Ang galing niya. Makakatayo pa rin siya. Ibang klase. Hindi ko talaga siya kayang talunin. Hindi! Nanginginig ang tungod niya! Ibig sabihin, dahil sa ataking ginawa niya, nasagad na ang lahat ng kanyang lakas. Napakalakas ang suntok. Pero, kahit inanginan na si Miata, lumaban pa rin siya hanggang sa huli. Bahala na. Kahit mabali pa itong kamao ko. Tatapusin ko ito. Kahit rookie tournament lang to. Six! Hindi pa rin tapos ang laban. Pinipilit pa rin makatayo ni Makunachi. Seven! Tumayo ka! Kaya mo yan! Kaya ko to. Hindi ako magpapatalo sa'yo! Tingnan niyo mga kaibigan! Nakatayo pa si Ibo Makunachi! Matibay ka. Mashiba! Tapusin mo na ang laban! Kuya! Ang kulit mo! Dapat hindi ka na tumayo! Gagamitin ko ang kanang kamao ko sa huli. Kahit anong mangyari, hindi ako dapat matalo sa labang ito. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Mananalo ako. Kahit anong mangyari, tatalunin kita. Kahit mabaltado pa ang kanang kamao ko, isusugal ko dahil mahusay na buksingero ang kalaban ko. Kalaban ako hanggang sa huli. Fight! Hindi makatayo si Makunachi! Matindi ang suntok na natanggap na kay Mashiba! Dito na kaya matatapos ito? Masyado siyang malakas! Paano na ito? Hindi! Pagod na rin siya! Naibuhos na niya! Sa suntok na yun ang natitirang lakas niya! Pero grabe ang lakas niya pa rin! Alam ko na, dapat tularan ko si Miata. Tinuloy niya ang laban kahit may injury na siya. Mali ako, hindi ko dapat iniisip ang tama sa kamao ko. Kapag nag-alangan ako, baka ako pa ang matalo sa labang ito. Six! Seven! Hindi pwede! Hiyo! Hindi pwede, hindi ako susuko sa labang ito. Nakatayo siya! Nakatayo pa si Makunachi!
Bata ka. Wala ka talagang kadala-dala. Malaking pagkakamali kong isipin ko masyado itong injury ko. Matatalo na ako kung mag-aalangan ako dahil may injury ako sa kamao. Hindi ako pwedeng matalo sa'yo. Mananalo ako. Ano mang mangyari, tatalunin kita. Wala akong pakialam kahit mabali pa ang braso ko. Hindi basta-basta ang kalaban ko ngayon. Hindi niya ako pagbibigyan. Kailangan lumaban. Hanggang sa katapusan! At mag-umpisa na ulit ang laban. Mabagal na pumupwesa si Mashiba sa harap ni Makunochi. Ano kaya ang kanabinabala? Tatapusin na kita! Ayun, tumama! Kulang pa! Hindi ko siya mapapabagsak sa ganun lang! Dalawang magkasunod na gamit ang kanan. Naloko na. Wala na siyang pakialam kung anong mangyayari sa kanyang injury sa kamao. Ito pa! Maatake na si Makunochi! Hindi makailag si Mashiba at nawawala na siya ng balanse! Naiinig na ang kanyang mga binte. Mukhang pinipilit lang niya makatayo. Kaya niya pa kaya niya? Saliting yan. Paano niya ako matatalo? Nawawala na ng pakiramdam ang kanang kamay ko. Bago pa makabawi itong si Mashiba, unaan ko na siya at mababagsakan ko siya! Mashiba, galikado lagay mo, huwag ka magpapataba sa mukha! Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ako pwede matalo! Tama yan, huwag mo pakakawalan! Hindi ako pwede matalo! Hindi ako pwede matalo! Tama yan, Mashiba! Itiwan mo siya! Mandaraya, ayaw mo akong pakawalan, ha? Tanggapin mo ito! Ito pang isa! Silip ka pa! Pareho silang ayaw magpatalo! Parehong matitibay ang loob ng dalawang manlalaban! Sino kaya sa dalawang magbawagi rito? Ipo! Bigyan mo ng bigyan! Itumay mo lang! Ano ba yan? Iwalay niyo na sila! Hamahan mo ba, Makunochi? Hindi po. Hindi po na. Unti-unti na bumibitaw si Mashiba! Ayaw mong bumitaw! Ayaw mong bumitaw! Bumibitaw na siya! Bumibitaw na si Mashiba! Nakakawala na si Makunochi! Lipad siya! Napalipad si Mashiba na suntok ni Makunochi! Subunayo! Pagkakataon mo na! Ipagiganti mo na si Miyata! Mashiba, umabaki na siya! Mashiba! Yay! Mukhang isang matinding knockout victory ang mangyayari dito! One! Two! Huwag mo nang bilangan yan! Wala po na makatayo pa yan! Naloko na! Three! Hindi ko na maramdaman ang kamay ko! Four! Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya lumaban! Okay, usap!
Huwag ka nang tumayo. Huwag na! Hay! Six! Bilis! Seven! Bilisan mo pa pagbilang! Eight! Ay, huwag na! Nine! Hindi! Ako pwedeng matalo! Hindi na nakatayo si Mashiba! Sa wakas, natapos ang labang ito! Panalo. Panalo! Panalo ako! Tapos na ang laban! Matindi ka nanapay na sa Eastern Japan Project! Congratulations! Ang kapitan sa taong ito! Mr. Yagi, panalo ako! Panalo ako! Ang galing, pre! Siya ang pinapata natin! Hanap si Ipo! Puso kampiyon talaga. Hindi ka marunong sumuko. Kahit nalalakit at sugat-sugat ng kamao. Kapag ito, pinutulan ng kamay. Pero di bale na. Magaling ang pinakita mo, iho. Teka, Mashiba! Hindi pa! Hindi pa tapos ang laban! O ano? Laban! Mashiba, tama na! Bitiwan mo ko! Hindi po pwede ito! Hindi ako pwede matalo sa bata! Hindi! Ano? Tama na. Tapos na ang laban. Maraming salamat po. Ano na, Mashiba? Hindi! Galing mo, Mashiba! Ay, doon kita! Lakas na lupo! Okay, Tama na! Napalaban ka talaga dyan kay Mashiba. Opo. Hanggang sa kauli mo bilang sandali, akala ko talaga makakatayo pa siya. Paulit-ulit ako. Huwag na. Huwag ka nang tumayo. Pakiramdam ko kanina napakabagal magbilang ng referee. Kahit na alam ko na pabagsak ko na si Mashiba nung oras na yun, hindi ko pa rin naiwasan ng matakot at kabahan. Hindi ba? Ang importante ngayon ay ikaw na ang kampiyon. Ipagmamalaki mo kami lang sa mga boxer sa aking gymnasium. Manong. Okay, champ. Patiin mo na yung mga nanonood. Opo! Kokunochi! Ang galing mo lumaban! Hilig kami lahat sa'yo! Wala kang pinatatakutan na stick ka! The best ka, tol! Opa! Woo! Labing isang buwan na lumipas sa torneyong ito. Sa wakas, natapos na rin ang mainit na labanan. Nasa ring ngayon ang lahat ng sumali sa Eastern Japan Yuki Tournament. Palakpakan po natin ang mga batang ito na nagpakita ng pambihirang tapang sa pagboboxing. At ngayon ang ating award ceremony. Kinakabahan ako. Hindi ko naman kasi alam na may award ceremony pagkatapos ng laban. Ang kampiyon natin sa taong ito ay isa rin sa pinakamagaling na kampiyon sa kasaysayan ng boxing sa bansa. Ang bagong kampiyon, si Ippo Bakunachi! Ah? Ha? Ako ang pinakamagaling sa kanilang lahat? Ang kampiyon? Jahe!
Kuya, ang dami mong mga pisa sa iyong katawan. Ang sama siguro ng pakiramdam mo. Kawawa ka naman. Patawad. Patawad. Muli suntok niya. Muli suntok niya. Ang tindi ng puwersa. Nung kakamayan niya na ako, nakita ko na sukat-sukat na ang kamao niya. Pero, grabe pa rin ang lakas ng mga suntok niya. Akala ko may pagkakataon akong malalo. Ngayon wala na yun. Kuya, pakiusap. Pakiusap, itigil mo na. Ang iyong pagbuboxing. Uumbisan ulit. Ang pagbuboxing ang nabibigay sa akin na saya at dahilan para mabuhay. Grabing tuwa ang nararamdaman ko kapag ako'y lumalaban. Hindi ko ito pwedeng itigil. Kung gusto mo, kapag gumaling ka na, kuya, tutulungan kita. Hindi pa rin ako makapaniwala na si Ipong naging featherweight champion. Nakakabilib siya. Mm-hmm. Kahit ako, hindi ko maubos maisip na mangyayari to. Huh? Ah! Ano naman na nangyayari sa'yo, Aoki? Panalo ko sa pustahan! Di ba doon sa mamihan ng pustahan tayo tatlo? Kung sino man ang super-neyong ito? Eh ako lang ang tumaya kay Makunochi! O, Takamura, sinulat mo yun, di ba? Walang atrasan, ha? Kau naman, Takamura, ba't mo naman ginawa yun? Mabuti na yung makalog ang utak niya para malumutan ng yung pustahan. Ay, puro sila kalokohan. Mr. Ozuna, Kabashi, Hayami, Mashiba, salamat. Marami akong natutunan sa inyo. Yata, sayang naman talaga at hindi tayo naglaban sa finals. Pero sana naman, ikatuwa mo rin ang tagumpay ko sa torneo ito. Ako ang bagong kampiyon ng Eastern Japan. Nakabalita pala siya ngayon! Babasa nga! Pambihirang tapang ang pinakita ni Makunochi at siya ang tinakal na kampiyon ng Eastern Japan! Dati bihira tayong makakita ng mga sinusulat tungkol dyan kay Ipo. Pero simula nung naging champion siya, nagbago na lahat yun! Oy, Ipo! Mr. Umizawa! Kumusta na? Ang tagal natin hindi nagkita! Bigating ka na kasi, Ipo! Kampiyon ng Eastern Japan, ha? Ilibo ko sa'yo! Ha? Napanood niyo pala yung laban? Oo naman! Laban mo pa pala, lalampasin ko. Imposible yata yun. Salamat! Wala yun. Hinihintay na ka namin ang susunod na laban mo eh. Oo, susuporta ako namin. Pasensya na kayo. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin. Excited na excited pa man din kayo. Baka hindi ako makasali sa national tournament. Ganun? Bakit naman? May fracture ang kanang kamay ko. Dalawang buwan ang treatment. Sa Enero na mag-uumpisa ang tournament, hindi pa tapos ang treatment ko nun. Ganun pala.
Pagkatapos ng treatment, kailangan ko pang magpahinga at magpagaling. Pinagbawalan ako ni Manon na mag-practice. Ibig sabihin, matatagal lang pa bago namin mapanood ang laban mo. Sorry. Okay lang yan, oh. Sabihin mo lang sa amin, paghanda ka na. Alam mo, may trabaho na kaming tatlo pagdating ng araw na yon, pero manunod pa rin kami ng laban mo. Para sa karamihan sa inyo, ito na ang huling semester nyo sa high school. Oo nga pala. Graduating na ako nitong taon na to. Si Umezawa magtatrabaho na daw. Siguro yung iba ganun din ang gagawin. Ako naman nakapagbitin na ng salta kaysa na ipagpapatuloy ko ang boxing. Ang may papayo ko lang sa inyo, huwag nyo ititigil ang pag-aaral nyo. Mag-college kayo. Sinisiguro sa inyo mas maganda ang trabaho makukuha ninyo. Lalo na ngayon. Ambisyon ko ang maging kampiyon sa East Japan. Hindi ko naman alam kung kailan ako makakapag-boxing ulit. Ano ngayon ang gagawin ko? Kumusta na kaya sila? Kumusta si Mashiba at ang kapatid niya? Pwede po ba? Huwag yung lait-laitin ang kapatid ko. Natapos yung finals, hindi na ako nakapunta dun sa panaderya. Yung laban namin ng kuya niya, ang huling beses na nagkita kami. Pinanood niya yung laban. Siguro magulat siya. Malamang siguro, galit na galit siya sa akin yun. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Okay, ngayon na. Pero paano kung galit siya? Baka masamain niya ang paghingi ko ng tawad. Paano ngayon to? Anong gagawin ko? Bahala na. Sige, ingat niya. Opo. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Hi. Bagong luto po ang tinapay namin. Kasi yung babae. Sige, bibili po ako ng tinapay. Maraming salamat po. May order pa po ba kayo? Kasi baka alam nyo kasi kung kailan babalik yung babae yun. Ha? Si Kuni pala. Si Kuni ba? Pasensya na pero huling araw na niya sa trabaho ngayon. Ha? Huling araw niya na? Aalagaan daw niya kasi ang kuya niya. Mabait na bata si Kuni. Gustong gusto siya ng mga customer namin. Nangihinayang nga ako eh. Ganun ba? Parang hindi na masarap. Pero ito rin naman yung klaseng binibili ko dati. Baka di ko na siya makita ulit. Nagkawalay na kami ng girlfriend ko, kahit hindi pa kami ngayon mag-on. Yun na pala ang huling pagbati mo sa akin. Bumibitiw na si Mashiba! Nakawala na si Makunouchi! Huwag ka manilisan ito. Nakakataga siya sa laban. Tapos na ang laban! Sa wakas, matapos ang matagal na panahon, meron din ako makakalaban nito. Si Ipo Takunachi! Okay ang national tournament ngayong taon! Banta ka sa akin, Takunachi! Sedo! Nasaan ba si Sedo? Oras na para mag-roadwork kami ah. Saan na naman napunta yung taong yun, ha? Nandun sa video room. Mukhang pinapanood. Pinapanood? Aha.
Pinapanood mo na naman yan? Oo. Kahit ilang beses kong panood, hindi ako nagsasawa. Kung makakalaban ko lang ang taong ito, sigurado natutuwa na ako. Patay tayo dyan. Ano, hindi siya sasali? Hindi pwede yun! Yun ang sinabi ng manager niya. O, Teko! Saan ka pupunta? Parang hindi mo pa alam. Hindi sa Tokyo. Good morning! Oy po! May naghahanap sa'yo dun, no? Ha? Huh? Sino ba yan? Kanina pa yun nandito, ikaw daw ang hinahanap niya eh. Ha? Huh? Ay, sa wakas, dumating ka na rin, Makunochi. Kanina pa ako naghihintay eh. Ah, pasensya na po. Pinaghintay ko po kayo. Pwedeng malaman kung sino kayo? Anong sinabi mo? Hindi mo sabihin, hindi mo ako kilala? Hindi na bale. Papakilala na lang ako. Ang pangalan ko'y Takeshi Sendo. Featherweight champion ng Western Japan! Featherweight champion ng Western Japan? Sendo, parang pamilyar ang pangalan mo ah. Binabasa ako tungkol sa'yo sa magazine. Kasali ka nga sa Western Japan Featherweight Circuit. Di ba ikaw yung binansagang Rocky ng Japan? Ganyan naman yung mga reporter na yan eh. Kapag sumigat ka na konti, Rocky na itatawag sa'yo. Kinukulag ka lagi dun sa karakter sa pelikula ni Sylvester. Hindi naman yun na Rocky na gusto kong tularan. Kaya huwag na huwag kayo magkakamaling lahat ha. Pag tinawag akong Rocky, hindi dahil dun sa Rocky sa pelikula. Kundi kay Rocky Marciano ka mo. Sino Rocky Marciano? Sikat na boksingero. Nagretiro sa boxing yun nung walang katalo-talo sa kanyang record. Tumpak! 49 fights, 49 wins, 43 doon ang knockout. Siya nag-iisang boksingero na nagretiro ng walang talo. Alam niyo yun na gusto kong tularan. Astig, di ba? Ang hirap kasi sa mga boksingero ngayon, masyadong binibigyan ng importansya ang teknik. Di hamak na magaling si Marciano. Anis silang lahat. Dapat kaya sumuntok ng malakas at dapat kaya rin tumanggap ng malakas na suntok. Yun ang batayan ng totoong boksingero. Yun ang pinaniniwalaan ni Rocky Marciano. Hindi ba kahanga-hanga? Gusto ko ganun din ang maging karir ko. Kaya dismayado ako sa mga sumasali sa Western Japan Featherweight Tournament. Puro mahihina, daigpang ampaw, tamahan lang ng ilang beses, nahiga-higa na lang. Kung akala ko nga, wala na akong matinong makakalaban hanggang sa mapanood ko yung video mo. Laban ko? Ang sabi ko nga sa sarili ko, siya na nga! So wakas may makakalaban na rin ako matino sa ring! Bakit hindi ka sasali? Huwag mong pansinin yung injury mo! National tournament na to, aatras ka pa? Anong klase desisyon yan? Ah, pasensya na, hindi kasi pwede! Parang hindi ka lalaki ah! Alam mo ba pinagandaan ko na laban natin? May strategy na nga ako eh! Ano strategy? Tignan ko mabuko, mahirap pala madaldal. Sabihin na lang natin, wala pang hindi nai-impress sa smasher ko kapag nakita na nila ito. Smasher mo? Ha? Marunong mo pang gumamit ng smasher? Di ba yun din yung tinatawag na sidehook punch? Naku, paano'y kinalaman ang tungkol doon? Please lang, huwag yung pagkakalat, ha? Ha? Kung sa bagay, wala na akong magagawa kung alam niyo na yun. Ang importante ngayon ay ang national tournament. Ano ba talaga? Sigurado ka bang hindi ka sasali? Gusto yun kumang sumali. Hindi pa gumagaling itong kanang kamao ko. Hindi ako makakasali dyan. Hindi talaga pwede. Paano naging problema yun? Dalawang buwan lang gagaling na yan. Huwag mo naman madaliin. Pasensya na, Sendo. Napaliwala ang pagpunta mo dito. Hindi pwedeng sumali si Ipo sa national tournament. Pasensya na. Ang labo naman, no! Naiwan ko na kayo. Alis na ako. Eka, saan ka pupunta? Sa labas. Magro-roadwork pa ako. Magro-roadwork? Nakalimutan ko kasi. Hindi pa rin pala ako nakapag-roadwork sa araw na to. Sasama na lang ako sa'yo. Ah, sige. Sprint, ha? Oh, bakit? Bakit binagala mo? Ang sistema kasi ng roadwork ko, alternate ang jogging at sprinting. Huh? Ganun ba? Naisahan ako nito, ah. Ay, okay ka rin pala, Makunochi. Mabilis ka tumakbo. Mabilis ba? Hindi ako pwede mag-practice ng boxing, kaya dinoble ko ang roadwork ko.
pero nasasabihin niya ako sa bilis at distansya. Normal lang kaya ang ganitong road work para sa kanya? Ano yun? Talaga bang hindi ka sasali? Nagulit pa kasi ako eh. Sinabi na hindi sasali. Ang ganda sana ng laban natin. Sayang. Pasensya na. Hindi, no. Ayos lang yun. Sino ba naman ang may gustong mangyayari sa'yo yan? Gustong-gusto niya talaga ako makalaban. Siguro talagang hilig niya ang pagbo-boxing. Siya nga pala. Pwede bang malaman kung bakit naging hilig mo ang pagbo-boxing? Ha? Wala. Naiintriga lang kasi ako sa'yo. Ikaw, ha? Siguro iniisip mo na isa akong walang kwenta na walang inatupag kundi makipag-away. Na-warplay ako, kaya gusto kong laging manakit ng ibang tao. Hindi naman po sa ganun. Sigurado ka? Medyo lang po. Sabi na nga ba eh! Tandaan mo, Makunochi, sa lahat ng ayaw ko, yung inuusgan ako na walang basehan. Nakikinig ka ba sa akin? Pakinggan mong mabuti to. Mahilig ako sa bakbakan. Yun ang dahilan kung ba't sumali ako sa boxing. Di ba yulete nga akong tao? Tali. Di ba pag nagma-mountain climbing ka, nakakakita ka ng taong bundok? Ganun din ako, may dugong hayop ako. Yun! Teka, patay ko yata, hindi ko naiintindihan sarili ko. Ayun, hindi ba isa kang buksingero? Hindi ba marami malakas na buksingero dyan? Hindi ba ginaganahan ka makalaban sila? Siyempre, ini-imagine mo nakakalaban mo silang lahat. Yun yun! At kapag nanalo ka, parang hari ka na ng buong mundo. Ang sarap ng pakiramdam! Yun ang gusto ko, ang pakiramdam pag nakatalo ka ng malakas na tao. Bakit natulala ka dyan? Sapat na inaksaya kong oras dito. Makapag-shower na nga at makauwi na. Ay, naku, sayang ka talaga, Makunochi. And the king of the hardest hitters and the colossal fighter is what I am, yeah. Hey! Hey, big guy! Hey there! Where the heck is Aoki? Oh, Mr. Aoki... Where did he go? To the bathroom. What the heck? You're not Aoki! Hey! You bastard! You're not Aoki! How did you get here and who are you? Give me a break, will ya? I thought you were gonna squash the guy. I haven't seen you before. If you're a new trainee, you should have checked in with me first. It's Mr. Takamura, the middleweight champion. I'm a big fan of his. I wonder if I can ask for his autograph. I found someone smaller than me. What the hell are you looking at? Haven't you ever seen a destructive one like this before? Oh, what are you doing? What's the matter, Mr. Takamura? Whoa, what are you doing with your things hanging out? I don't know about you, but this reminds me of a taffy pull. Shut up, you knucklehead! I'm gonna stretch your pencil neck till it breaks! You get it? Man, this is one weird gym. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin dito. Saan ka pupunta? Babalik ko na sa inyo? Oh, kasi may training pa ako bukas. Salamat sa mga autograph, ha? Nag-enjoy talaga ako dito. Maraming salamat! Sendo! Ano yun? Mag-usap na lang tayo pag lalaban ka na. Sige, mauna na ako sa inyo. Mabait din naman pala yung tao yun rin. Tsa! Oo na, sige na, mabait na siya. Basta huwag lang siyang babalik. Huh? O, ba't ka bumalik? Problema. Sapat lang pala sa pambili ng tiket ng tren papunta dito ang pera ko. Baka pwedeng dito muna ako ngayong gabi. Ang galing niya. Sikat na siya. Naman siya ng lahat ng magazine. Agresibo din kung lumaban. 6 fights, 6 wins, 6 knockouts. Parehas pala kami.
Kahit siya isang baguhan lamang, hindi siya pwedeng maliitin ng mga veterano. Isang boxing genius sa featherweight division. Parehas kami. Hindi lang sa statistics, pati sa score, pati sa paraang pantapos ng laban. Halos wala kaming pinagkaiba kung ikukumpara. Hindi kaya siya na talaga ang katapat ko sa pagbo-boxing? Kung iisipin, wala pa akong nakakalaban na eksaktong kaparehas ko ng estilo. Kung hindi ko siya makakalaban, paano na? Siguro naman ako pagpahinga ng battle yung ngayon. Sir! May baguha na naman dito sa gym. Mukhang nasa kondisyon ng katawan nito. Teka muna! Huh? Nasa tama ang forma mo, pero dagdagan mo pa ang puwersa. Siya ang trainer ni Takamura, si Mr. Kamugawa. Ganito po ba? Ganyan nga, sa palagay ko may potensyal ka, iyo. Ganun po ba? Pero hindi pa pulido ang forma mo para makagawa na epektibong 1-2 combination. Kukulangin ka sa pwersa. Ganito po? Hindi, sa kamay ang mali. Ano ka ba? Bakit mo binibigyan ng pointer ang kalaban natin? Huh? Ano ibig mo sabihin? Ikaw pala si Sendo ng Western Japan. Kaya noon pala mukhang magaling kang lumaman. Okay ka rin, ano bata? Isang araw ka palang dito, parang matagal ka na namin kilala. Grabe, oo nga eh. Siguro gusto mong makalaban itong si Ipo. Sensya ka na, alam kong dinayo mo pa kami. Pero hindi siya pwedeng lumaban. Seryoso ang injury niya sa kamao. Kailangan ipahinga niya yun ng mga 2 o 3 buwan. Naiintindihan mo naman siguro ang sitwasyon. Eto, pamasahe mo para makauwi ka na. Marami pa kaming aasikasuhin, kailangan na namin umalis. Okay, try na Yagi. Opo. Teka! Saan ba kayo pupunta ang 2? Sa Thailand, maghahanap kami ng mga kalaban mo. Wala nang gustong kumalaban sa iyo dito eh. Balita ako, maraming magagaling doon. Maghahanap kami. Tayo ka na magiging kalaban ko. Parang world champion na talaga ako, no? Oo, talaga pang international ka na talaga. Basta hintayin mo na lang kami, ha? Sige, maghanap kayo na bibig tamahin ko. Sige, okay. Mag-sparring na tayo. Tayo na! Yeah? Sparring ba ka mo? Ito si Kimura na lang ang kalabanin mo, mas magaling to. Ikaw lalapit sa kanya, ikaw na lang! Go na! Ayoko magkakasakasak! Kahit sino, pinisan nyo! Teka muna, Makunouchi. Matanong ko na, meron bang heavyweight boxer dito sa dojo nyo? Si Takamura na ang pinaka-heavyweight boxer namin dito. Si Aokit Kimura kasunod. Sa bagay, ay ba naman? Wala na umutin ang makasparing sa amin. Teka! Bakit? Baka pwede pa makahiram ng ilang baro. Sige, kumuha ka na lang dyan! Ako na lang makikipag-sparring kay Takamura. Ano? Ikaw ang lalaban? Nakalimutan mo naman na featherweight ka pa lang? Bakit ka makikipag-sparring sa hindi mo ka-level? Sabihin na lang natin kabayaran lang ito sa kabutihang ipinakita niyo sa akin lahat dito. Saka isa pa, tagahanga ako ni Mr. Takamura. Magandang karanasan to para sa akin. Sip-sip ka pala ha? Binabala lang kita, hindi masaya maging sparring partner ko. Maswerte ka kung may matutunan ka. Yeah? Oo. Sigurado may matututunan ako. Takamura, ngayon pala sinasabi ko na, 1 round lang, huwag kayo lalampas. Lagot tayong lahat kapag na-injure ka habang wala si Tanda. Kukutusan tayo nun. Oo, huwag ka mag-alala. Nakaka-paranoid naman tong si Aoki. Hindi naman siya seryoso ni Takamura ang labang ito. Si Sento naman, na-curious lang. Palagay ko, hindi naman siguro magkakainitan. Sana nga lang, hindi. Kapag ako napagalitan dahil sa inyo, ha? Nakakapanibago ito ah. Napakaseryoso ng mukha ni Mr. Takamura. Ngayon ko lang siya nakita nakataas ang guard sa isang sparring match lamang. Sa palagay ko Ipo, meron siyang gustong ituro dyan kay Sendo. Galing talaga ni Mr. Takamura. Stans pa lang, nakakatakot na. Mag-enjoy ako sa labang ito. Ang bilis! Kulang pa! Grabe. Ang bilis, parang hindi ko yata nakita yun. Malayo ang punching range niya. Talagang napakahirap tamaan itong si Takamura kapag nasa kondisyon. Napakabilis kumilos, ang likot pa. Oo,
Teka, hindi nyo ba napapansin na naaasar na si Sendo? Kamag-alala, mag-iba naman sila ng level eh. Pinaglalaroan na siya ni Takamura. Ni hindi sumusundok si Takamura kung hindi nauna si Sendo. Sunod-sunod, oh! Ayos ah, sinasabay nung si Takamura at ginagayang mga atake ni Sendo. Ha? Halatang magkaiba sila na level ni Takamura. Hindi makatama si Sendo sa kanya, oh. Ang gudali nilang lumaban, kahit hindi seryoso. Tinamaan siya? Oo yata. Hoy, ingat mo yung paniniko mo ah. Sinadya ko yung... Bakit? Nagalit na si Takamura! Grabe na to! Awatin natin sila! Tama na yan, Sendo! Hindi mo siya matatamaan! Yan na akala mo! Manood ka mabuti! Tingnan natin kung alam mong gagawin ko! Hook punch! Hindi! Uppercut! Magamit siya ng combination technique. Ano yun? Smasher! Tinumahan si Takamura sa mukha! Sa pulpa! Gusto mo na siyang tuka sa mukha? Eto! Ha? Uy! Sendo! Sendo! Tama na yan! Ang sakit ah! Dapat sinabi mo muna kung pwede palang manuntok ng malakas. Nabigla ako doon sa ginawa mo. Sparring na naman to, no? Dapat hindi mo siya pinatulan! Siya naman na may kasalanan ah! Sinabi niya na sinadya niya patamaan ako sa'yo, no? Sa ako ano-ano pang binubulong-bulong niya. Ha? Oo nga. Lagot! Ako mapapagalitan nito. Pumayag kasi ako sa sparring mas na to eh. Gayong alam ko naman na magkaiba sila ng level. Tubig na! Ako na! Seryoso siya kung lumaban. Walang pakialam si Sendo kung mas mataas ang level ng kalaban niya o kahit gaano pa kalakas ito. Basta ang importante sa kanya, makalaban niya ang mga magagaling. Siyempre, ini-imagine mo makakalaban mo silang lahat. Yun! At kapag nanalo ka, parang hari ka na ng buong mundo. Talagang hilig niya ang pagbo-boxing. Kailangan, kalaban ko siya. Oh, ang dami mo namang pinamili. Kailangan, may maibigay naman ako pasalubong sa manager ko. Biro mo bigla na lang ako nawala. Tama to, para hindi siya magalit. Tumalaw ka sa amin pag nasa Tokyo ko ulit. Ako naman ang makikipag-sparring sa'yo, pwede? Oo ba? Sendo? Hihintayin kita sa Osaka! Sendo. O paano yan? Hihintayin ka raw niya sa Osaka. Kadalasan sa East Japan ang ginagawa ang national tournament. Itong taon sa West naman, sa Osaka. Grabe. Ang tigas ng ulo. Talagang gusto ka niya makalaban, ano? Ako rin. Ngayon ko na isa na hindi lang pala ako may matinding hilig sa pagbo-boxing. Kailangan makalaban ko siya. Hindi ako magpapatalo. Oh?
Ang galing talaga ni Mr. Takamura. Ginawa ko ng lahat ng makakaya ko. Pero hindi ko talaga siya matamaan. Hindi pwede magpatuloy ng ganito. Kailangan ko makapag-isip ng bagong strategy kapag nakabalik na ako sa Osaka. Sana magustuhan ni manager ang pasalubong ko. Naiwan! Osaka! Ipo! Po! Tulungan mo nga ako dito. May customer tayo. Opo! Ha? Huh? May problema ba? Wala po. Naalala ko lang po, meron tayong regular customer na gym teacher, hindi po ba? Meron nga, si Mr. Miyazaki. Ayun, si Mr. Miyazaki. Sa tingin niyo po, may kilala siyang physical therapist? Ikaw talagang bata ka. Napakatigas ng ulo mo. Ah, opo. Dati pa naman po, wala akong balak na itigil ang pagbo-boxing. Nagbabakasakali lang na baka may remedyo dito. Gusto ko po kasi pumunta sa Osaka. Hindi ka naman magpapapigil eh. Sige, tatawagan ko siya. Talaga po? Oo, tatawagan ko. Salamat po, inay! Aray! Alam mo ba, may matinding reputasyon yung physical therapist na kilala ni Mr. Miyazaki. Dati rin siyang pro-boxer at marunong pa ng judo. Ang tindi, no? Dati rin sumasali yun sa mga national competition. Puntahan mo daw siya sa klinika niya. Baka sakaling siya makatulong sa'yo. Pero kung hindi makakatulong ang physical therapy, pwede bang itigil mo ng pagbo-boxing? Sige na. Okay. Excuse me? Sino hinahanap niyo? Hinahanap ko po kasi ang klinika ni Dr. Yamaguchi. Nirefer po kasi ako sa kanya ni Mr. Miyazaki. Ah, Makunouchi. Kayo po ba? Ako si Doktora Yamaguchi. Nice to meet you. Ikaw talagang bata ka. Ang gwapo-gwapo mo naman pala eh. Balita ko magaling kang lumaban kaya akala ko nakakatakot ang itsura mo. Alam mo, hindi ka mukhang boksingero. Talaga po? Ako rin nga po nagulat sa inyo eh. Bakit naman? Ang balita ko kasi tungkol sa inyo, marunong kayo magjudo. Bakit? Nakakagulat ba? Nung nagjudo ko, kahit maraming kalaban ko, kaya ko mag-isa. Ganun po ba? Hindi ko po kasi inakalang babae kayo. Kaya naman pala popular ang taong ito. Kaya naman pala. Nagkakamali po kayo. Wala po sa balikat ang fracture ko. Nasa kanang kamao po. Wala pong problema dyan. Oo nga, pero sa balikat mo lang, alam ko na ang problema. Hindi lang naman ang kamao mo masakit eh. Pati ang buong braso mo nananakit, hindi ba? Opo, minsan. Kumagaling nga ang kamao mo, pero may problema pa rin ang buong braso mo. At dahil sa puwersa na nanggagaling sa iyong braso, na-overwork yan. Sa sobrang lakas ng panununtok mo, minsan hindi na kinakaya ng braso at kamao mo. Dahil doon na-overwork ang muscles mo. Kaya pag ninanakot mo iyong kalaban, parang unti-unti mo nilang nabibigyan ng pinsala sa sarili mo. Yan din ang sinabi ni Manong dati. Hinipo niyo lang ang balikat ko, nalaman niyo na. Ang galing niyo naman. Siyempre naman. Wala akong masabi sa inyo bilang isang physical therapist. Ang galing niyo. Mahilig ka palang mambunang, Kunochi? Aray! Sa totoo lang, hindi maganda nakikita ko. Pero po, hindi naman po ibig sabihin niya na hindi na talaga ito gagaling, hindi ba? Baka po may ibang paraan. Baka may alam po kayo. Sige na po! Pero magiging delikado ito para sa'yo. Bilang isang doktor, hindi ko mai-rekomenda na sumaba ka uli agad sa isang labanan ng boxing.
Kahit kaumpisa mo pa lang, ang maipapayo ko sa'yo ay tigil mo muna ang pagbo-boxing, iho. Pero kung gagawin ko po yun, ay parang tinakbuhan ko na siya. Anong ibig mo sabihin tinakbuhan? Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag. Isa po akong boksingero at wala akong dapat katakutan. Kapag tumigil ako, parang pinagpaliban ko ang laban namin ni Sendo dahil may kinatatakutan ako. Isa pa po, baka maapektuhan po ang iba ko pang mga laban. Kaya po kahit 1% lang ang pag-asa kong manalo, hindi ko po pwedeng atrasan ang mga laban ko. Gusto ko pong makalaban si Sendo. Mangako ka muna sa akin. May listahan ako ng mga exercise na ibibigay sa'yo. Dapat mong gawin yun, ha, na isang buwan. Siguro, pagkatapos nun, pwede ka na uling lumaban. Talaga po, Dok? Pero kapag napansin ko sa araw ng laban na hindi pa magaling ang mga kamao mo, tuturukan kita ng isang anesthesia para magmanhid ang mga kamao mo. Para magmanhid ang mga kamao ko? Pagkatapos nun, siguro kakayanin mo nang lumaban. Pero pag nawala ang bisa ng kamot, masasaktan ka lang. Hindi na po bali yun. Basta makalaban ako. Alam ko yun. Naintindihan ko ang lahat ng nararamdaman mo, Makunoshi. Kaya hindi mo pa dati, no? O ano, upisahan na natin ang therapy mo. Isang buwan, ha? Opo! Maraming salamat po sa inyo! Yan ang pinagagawa sa'yo ng doktor? Opo. Gawin ko daw para mabawasan ang sakit sa aking kamao. Ibabad ko daw ang buong braso ko sa isang timba ng yelo. Dahil kapag hindi na natin nagamot yan, baka mapinsala ang buong braso mo. Kaya kailangan, huwag mong pabayaan ang buong katawan mo. Gamitin mo ang buong katawan mo na pangsalo ng puwersa. Maliwanag ba yon? Forty eight! 49! 50! At tagal natin na wala, no? Namimiss ko na yung gym. Oo nga, Yagi. Pero marami pa rin tayong mga asikasuhin. Ano? Binahanap kayo? Alam mo ba kung saan lugar kami naghanap? Pero maswerte ka, nakahanap ko minang dalawang gusto makalaban ka. Ibig sabihin nun, hanggang sa bansang Thailand, matindi-matindi ang reputasyon ni Mamoru Takamura. Ganun naman pala eh. Kung ganun, umpisa na natin yun ang matinding training. Hmm? 49! 50! Ano yung ginagawa mo? Nakabalik na pala kayo dito, Manong! Matagal na rin kitang hindi nakita iyo. Ano yung ginagawa mo? Ha? Ito po ba? Ano ka mo? Tuturukan ka ng anesthesia! Opo, Manong. Yun po ang sinabi ni Dr. Yamaguchi. Pakiusap mo! Asanin niyo ba ako sa tournament? Alam mo, delikado yung gusto mo mangyari, Epo. Kapag pinili mo lumaban na may injury ka pa sa kamao mo, hindi gagaling yan at dadali mo pa yan sa mga susunod mong laban. Isipin mo kinabukasan mo. Kung ako sa'yo, magpapahinga muna ako. Epo naman, makinig ka naman sa amin. Hindi pwede... Hindi na balayage. Matigas ang ulo ng batang ito. Hindi mo mababago ang isip niya. Ano po ito? Hindi ko ito pinakita sa'yo dati. Mga datos ito tungkol dong kay Sendo. Si Sendo ay isang agresibong boksingero katulad mo iyo. Hindi siya ang tipong umaasa sa teknik para manalo sa laban. At ang kanyang strategy ay isang bagay na hindi mo pwedeng palampasin. Ano yun? Mga suntok na may pambihirang bilis at lakas. Ang sinumang tamaan na idediretso sa ospital. At kahit kumaling man ang mga ospital na kalaban niya, malabo nang makapag-boxing kuli ang mga ito. Makinig ka iyo. Kung balak mong kalabanin niyang si Sendo, nang hindi pa gumagaling ang kamao mo. Napakagaling na talaga nitong si Sendo. Excited na ako makalaban siya sa national tournament sa Osaka! Bakit parang iba sinasabi niya sa kinikilos niya? Sabi ko na nga bang matigas ang ulo niyan eh. Mata, makinig ka! Ang pagbo-boxing ay isang contact sport. At dahil dito, ang karir ng isang boksingero ay maikli lamang. Diyan sa binabalak mo, lalong iikli ang karir mo. Sigurado ka pa sa desisyon mong yan. Alam ko pong tapos na ang karir ng isang boksingero kapag wala ng silbi ang mga kamao niya. Pero kung magpapapigil ako sa injury ko, wala po akong kwenta. Ayoko po nun. Bahala ka. Kung di ka talaga magpapawat, hindi na kita pipigilan niyo.
Pwede mo na umpisan ang pagka-training mo. Maraming salamat! Pero, nilinawin ko lang, papayagan kitang mag-umpisa ng iyong pagka-training. Hindi sumali sa national tournament. Depende pa yun sa magiging kondisyon ng kamo mo sa mismong araw na yun. May reklamo ka ba, iho? Wala po! Itong mga nakaraang araw, napapansin ko na lalo lumalakas ang mga suntok mo. Tama na, tigil na tayo. Bakit? Akala mo lang lumalakas ang mga suntok ko. Pero pakiramdam ko, parang wala sa kondisyon. Sando! Ha? Dumating po ito galing sa Tokyo, para po sa inyo. Kay Makunochi? Ito siguro yung naiwan kong pasalubong ni manager sa Tokyo. Ang bait niya talaga. Ha? Pagkita siya dito? Tara, coach! Ha? O bakit? Ha? Ano ba? Akala ba sana mo takot ako natin ko yan? Kailangan ng training. Umayag si Makunochi na sumali sa national tournament. Siguro nagtitraining na siya ngayon. Hindi pwede mag-aksaya ng oras! Ganito po ba? Ayos siya, bata! Pumususin ko rin ng ganyan! Ano? Malalakas din ang mga manlalaban ng Thailand, kaya dapat lang napalakasin mong mga muscles mo. Kaya naisip ko na isama na sa training mo ang pagdadagdag ng stamina. Labo naman. Kung kailan champion na ako, saka pa ako magte-training para madagdagan ang stamina. Ay, tumahimik at sumulog ka na lang! Ipo! Ipo! Dr. Yamaguchi! Bakit po? Gusto ko lang kasing kamustahin ang therapy mo. Tumawag ako sa gym nyo, nandito daw pala kayo. Uy, sino ba yan? Kakilala siya ng isang customer ng nanay ko. Physical therapist ko siya. Ano? Kayo siguro si Mr. Kamugawa. Kamusta kayo? Oo, ako nga. Nagkwento ka nga pala sa akin, Ipo. Okay na ba to, tanda? Oo. Kahit sino makakita sa akin, sasabihin burok na style to. Hehehehe, pero umuobra pa rin. Kahit kailan talaga maaasahan gagawa ng kalokohan to. Okay, tatlong beses na taglimampung metro ang igagapang nyo, ha? Huh? Hanggang dun sa tower na yon. Ano? Grabe, layo naman. Akala ko pa naman magiging madali ito. Okay, sige, tara. Isang kamura ang bilis nyo! Madali lang para sa akin to, no? Marami, sobrang makakapagod to! Sige ba! Ano ba? Ay po, bagal mo naman! Bilisan mo dyan! Oo! Oh, sandali lang, aabol ako! Nakakatuwa naman panorin ng training nila. Nakakatuwa ba? Oo, at bagay na bagay para sa kanila. Sa exercise kasi ngayon, nadadagdag ang kanilang lakas at i-develop ang iyong mga shoulder muscles. Masasabi kong yun nga ang pinakamainin na exercise para dyan kay Ipo. Pero hindi naman kaya masyadong mahirapan yun si Ipo sa exercise na yan. Baka hindi niya kayang kapangin ng 150 meters. Wala talaga magagawa. Isang buwan na lang tournament na. Ginagawa ko lang nararapat ka training. Madami bang magaling? Hindi ko masabi, pero siguradong hindi biro yung mga kalaban niya si Sendo. Kapag hindi gumaling agad yung injury ni Ipo, magiging man niya ang manalo sa laban. So, payagan niyo ako sumama sa inyo sa Osaka? Ano ka mo? Ako kasi yung therapist ni Ipo. Kailangan ko matignan ang kamao niya para makasiguro pwede na siyang lumaban. Malaki ang maitutunan ko sa kanya. Ikaw ang bahala. Excited akong sumama. Sige po! Kaya pala puro sigido si Ipo na sumali sa tournament. Yeah! Ha? Malapit na! Tape ng laban ni Sendo? Parang okay panoorin ah. Gusto ko rin mapanood kung paano lumaban ang magiging kalaban nito sa national tournament. Ah, ako rin nga eh. Ah, Mr. Takamura, gumagana ba yung VHS? Oo, oo. Marami nagsasabi na malalakas daw ang mga suntok niya. Panoorin nga natin. Biruin mo, yung si Sendo pang may gustong makalaban si Ipo. Sana nga magaling. Mainit na labanan to.
Tama ka dyan, Ipo. Mukhang maingit na labanan nga. Oo nga, tilingang-tili yung kalaban, oh. Banderang laban? Nisang Takamura, bakit? Pasensya na kayo, ha? Akala ko kasi black tape, eh. Kaya pinakopya ko yung VCD ni Francis. Ay! Bakit mo naman nagawa yun? Huwag ka nga ngoy, bata. Hindi ko naman dapat tuungan ang lahat ng laman ng tape na yun. Mabuti na lang. Aba, tinatamaan ng sunod-sunod si Sendo, ah. Mukhang mahina sa depensa. Oo. Yun na ba yun? Ang galing niya, no? Nasa kondisyon siguro utak niyan. Mukhang dehado na siya sa laban, pero nakakasuntok pa rin ng disente. Kutub ko dyan, nagkukunwari lang yan ang mahina, eh. Wow. Yun na yun! Yung mabilis at malakas na suntok! Nasiraan niya na yung depensa ng kalaban! May parto pa pala yung VCD. Nadyan na yan eh. Alam mo naman pag binura nyo yan, babalik pa sa dati. Ay, nako. Ay, bilan mo na lang ng bagong tape. Bagong tape? Para kay paano? Sipag pa rin magte-training niya si Ipo, no? Sayang lang nga, hindi niya magabit ang kamao niya. Oo, pero tingnan mo naman, lumalaki na yung mga dagahan niya sa balita. Oo nga eh, iniisip ko nga kapag magaling na ang kamao niya, gano'ng kalakas na kaya siya sumuntok? Napapalaban si Sendo sa taong yan. Alright! Nag-robot na naman! Pwede kayo masobra ng katawan nyo! Yun na nga eh, kaso hindi naman mapigilan ng taong yun. Nasira na nga ito sa kasusuntok niya, oh. Grabe ang paghahanda niya si Sendo. Sa palagay mo, ganun kaya talaga kagaling ang Makunochi niya? Siguro, pero hindi naman natin pwede maliitin yung mga suntok ni Makunochi. Baka pag tinamaan si Sendo na isang suntok ni Makunochi, baka matapos na agad ang labanan. Maraming salamat na! Babalik na ako sa roadwork! Nandito pala si Rocky, oh! Magtapay na dito! Huwag na kayo makukulit! Hindi naman ako tumatambay, ah! Nagamit ko na yung ride jump na tinuro ko sa akin dati! Ginamit ko doon sa kaaway ko! Grabe, ang galing! Bumaksak sa kanan! Ano? Sabi ko, may gagamitin sa away yun, eh! Bigyan ko to! Yeah! Mali yan! Napakakulit mo naman, eh! Ano ba? Gawin na ako sa oras mo! Pwede ba? Tigilan nyo na ako! Bakit? Nakalimutan mo na ba yung pinangako mo dati? Sabi mo sa amin, babalikuan mo kami ng pera kapag naging champion ka na! Hilip! Pera namin! Ibigay mo na! Oo nga, kuya! Baka niloloko mo kami! Tumigil nga kayo! Wala rin na kayo magawa. Sige na, sa inyo na to, oh. Bakit? Ano ba ito? Mga tigil din sa national boxing tournament. Ha? May matibig laban na gagawin dyan. Oh! Kesa puro na tigil ko. Yan na lang ang panoorin nyo. Ha? Paano? Halika ako! Teka! Rocky! Kayo, huwag siyang musuntan! Aapin ka na kayo, ha! Tawa na! Hoy, Rocky! Salamat mo, ha! Salamat! Bawa, gusto ko lang po ako, eh! Sige na, gusto ko lang namin, ha! Okay, ha! Agabata ka dyan, ito ka agad, ha! Nakapin si Makunosi, ha! Bumot ako ko namin! At kami, magtisuntaro sa'yo! Teka, Rocky! Saan ko malaki ka na buong usaka? Wala na akong nararamdaman sakit. Nandito na ako. Wala na atrasan to. Sendo, laban na. Maligayang pagdating sa inyo. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Iyo, umpisan mo lang pag-warm up mo. Magsasparing ka. Ha? Magsasparing ako? Ito nga palang makakasparing mo. Siya si Komori, isang lightweight boxer. Nice to meet you. Salamat. Baka mahirapan ka ng konti sa kanya, pero palagay ko magandang matchup to. Opo. Bakit iyo? Huwag kang mag-alala, mas mataas lang sa sa'yo ng isang level. Basta labanan mo lang sa nang maayos. Opo. May problema ba ang kamao mo? Makinig ka, huwag kang masyadong nervyosin. Umaling na ng 70% yan. Sa palagay ko, kakailanganin mo lang ang 80% ng lakas mo sa labang ito. Opo.
ng depensa. Hindi na lang nakita ang kamao ko. Nasubukan na. Grabe, bigis na bata! Lakas ng kaluha niya. Huwag na kasi ang batang ito ah. Nasa kondisyon siya talaga. Mukhang lalo pa siya lumakas at bumilis ah. Magaling ang bata. Ayos, diktado ko ang laban. Gagamitin ko na ang kanan. Ito na! Ano pa na? Tinamaan ako ng suntok niya. Ako naman! Isa pa! Oh, bakit? Ang kamao ni Ipo. Hindi pa ba magaling? Gumaling na. Huh? Natatakot siya. Bakit kaya?